Ayan mga kasama, ano ang nakikita ninyo ay ang buwan, ano, live feed po yan. Live feed mula sa ating camera setup sa Bacoor, Cavite. Kasama po natin doon ang kasama natin sa High School Earth Science Group ng UP NISMED na si Sir Anthony. Sir Anthony, kumusta ka dyan? Eto, okay naman. Hindi ako agad nakapagsalita dahil inon ko pa ang mic ko. Eto, mukhang... Sana ay hindi naman tayo ulapin mamaya para may maganda tayong view ng grouping na inaabangan natin ngayon. Yeah, yan ang gusto kong itanong din, Sir Anthony. Ano? Kasi nung nakaraan, ano, dun sa Great Conjunction, mukhang hindi tayo masyadong pinalad dahil naging maulap. Ngayon ba ay, ano ang tsansa, Sir Anthony, ano, na masisilip natin itong cosmic triangle ng buwan, ng Mars, at saka ng Pleiades? Bali, itong event na aabangan natin ngayon, makikita ito kahit walang telescope. Gagamitin lang natin itong telescope para makapag-zoom in mamaya sa individual na targets kagaya ng buwan, saka ng Mars, saka ng Pleiades star cluster. Welcome po to KaSaMa Teachers Community. KaSaMa Teachers Community, KaScience, and KaMathematics is a professional online community for Filipino K-12 science and mathematics teachers launched by the University of the Philippines National Institute for Science and Mathematics Education Development, mas kilala na UP NISMED, in partnership with Gokong Wei Brothers Foundation. To know more about our platform, please watch this video. Ayan, ganun lang kabilis, ano, Mike? Opo, ganun lang. So, yun po ang KaSaMa Teachers Community. Yes, and sign up at kasamateachers.ph. Ngayong araw ay nandito tayo, no, para sa isang webinar. But aside from webinars, KaSaMa Teachers also continuously develop content and learning resources such as lesson plans, activities and exercises, as well as assessment and test items, among other things. Of course, ito lahat ay gusto nating may-offer sa ating mga teachers to help them as they prepare for their lessons, especially now as we transition to the next normal in education. And how do you register? Simply lang po. Just visit www.kasamateachersph. Then, it's now flashed on your screen and simply sign up. Signing up or being a member of KaSaMa Teachers is free. This will allow you to connect to your teachers, other teachers, connect with KaSaMa Teachers community as a whole. Tama, Ma'am Sel. Okay, so welcome to KaSaMa Webinars by KaSaMa Teachers Community. Ako pong muli, si Michael Anthony Mantala, Science Education Specialist ng UP NISMED, at ang inyo pong magiging takapagpadaloy sa live at guided stargazing session natin ngayong gabi. KaSaMa rin natin na tagapagpadaloy si Ma'am Celia. Ma'am Celia, pakilala po kayo? Oo, si Celia Balbin naman ako, taga UP NISMED din po sa Information Science Group. At happy to be here with you ngayong gabi ng guided stargazing. Thank you, Ma'am Sel. This session is made possible by the UP National Institute for Science and Mathematics Education Development, or UP NISMED, in partnership with Gokong Wei Brothers Foundation. Okay, once again, welcome, KaSaMa Teachers. Alright, papakilala natin sa ngayon, no, ang UP NISMED at ang GBF. Ang UP NISMED, or short for the University of the Philippines National Institute for Science and Mathematics Education Development, is a research and extension unit of the University of the Philippines Diliman, whose mandate is to help improve
science, and mathematics education in the country. At kapartner po natin, ang napaka-generous na kapartner natin, ang GBF. GBF is a family foundation whose core thrust is advancing STEM education, believing that this is the driving force toward sustainable national development. Okay, so maalala po natin na noong 2011, UP NISMED established KaSaMa Teachers Community to help teachers during the transition to the K-12 basic education curriculum. In 2019, UP NISMED and the GBF partnered to bring an improved one-stop hub for communication, collaboration, learning, and development for all Filipino K-12 science and mathematics educators. Through its website, kasamateachers.ph. Yan po yung website natin, ano? Kung hindi pa po kayo nakakapag-sign up, it's free po, sign up na po kayo. KaSaMa provides free quality teaching resources, a platform for sharing best practices, and professional development opportunities for K-12 science and mathematics teachers. And now, more than ever, KaSaMa Teachers Community will continue to bring you relevant and helpful opportunities for professional development and develop learning resources to help you carry out your classes. Kasama niyo po kami, mga kasama, lagi-lagi. And as we begin po today's live stargazing session, we have here a few reminders. Wag ho tayong mahihiyang magtanong. If you have questions, just comment with your school and division. Or kung hindi ho kayo guro or estudyante, pangalan nyo na lang. Or kung saan kayo nanonood kasama namin. And we will be collecting your questions and have our resource speakers answer these before the session ends. Feel free, mga kasama, to tag your friends, message them, and invite them to join us anytime. Wow! Once again, welcome everyone. Welcome to the KaSaMa Teachers webinar on celestial grouping of the Moon, Mars, and Star Cluster Pleiades. No? Iba-iba yung pag-pronounce niya, ano? May Pleiades, pag-Greek. Pleiades, pag-British. Pag-American daw ay Pleiades. Pwede na, no? So, Pleiades, sa atin, so, bahala na kung ano, paano natin bahala siya. Bahala na. So, spell as you pronounce, Mamsel. Okay, di ba? So, anyway. Ito pong ating virtual stargazing ngayong gabi ay nag-highlight, no, ng celestial grouping of the Moon, Earth's Moon, to be precise, Mars, and the star cluster Pleiades. The science education specialist from NISMED, ito po ang mga kasama natin, no? Sila po ang mag-guide sa atin in finding and viewing the celestial grouping from your respective homes, no? Katulad namin, nasa sarili din namin kaming mga bahay-bahay sa ngayon, no? It's the next normal, Ramsel. Oo, ang NISMED telescope sa ngayon will be used to provide close-up views of the celestial objects. Attendees, you, the participants, can interact with our facilitators, ask them questions by leaving a comment in the comments pod on your Facebook pages. And the session will start in a while na, no? Malapit na, and we can extend up until 8 p.m. tonight. Also, we do this virtual stargazing webinar in celebration of the national, as we join the celebration of the National Astronomy Week, no, which is usually on the third week of February every year. So, kasali po tayo sa celebration ng National Astronomy Week. So, once again, KaSaMa Teachers, welcome to our session on the celestial grouping of the Moon, Mars, and star cluster Pleiades. Okay, Mamsel, pakilala na po natin ang ating mga resource speakers para sa event natin ngayong gabi.
Pisan po natin kay Sir Jun O. Tawag namin sa kanya si Sir Jun O. Siya po si Sir Eligio Obilie Jr. Siya po ang ating Deputy Director for Administration ng UP NISMED. Magandang gabi, Sir Jun O. Magandang gabi, Mike. Maraming salamat sa pag-imbita ulit ating Stargazing ngayong gabi. At magandang gabi din kay Ma'am Sel. Idadagdag ko lang, Mike, ano? Si Sir Jun O ay sharing chair ng High School Earth Science Group na siya nating special guest group ngayon, ano? Ngayong Stargazing session natin. At kumpleto sila ngayon, Ma'am Sel. Yes. I'm more than complete. Meron silang honorary member. Nakikita ko ngayon. Isang maliit na bata. IVL. Oo nga, future astronomer natin yan. IVL. Ang isa pa nating resource speaker ngayong gabi, no, or facilitator, ay walang iba kundi si Anthony Urbano. Yan, si Anthony or Ethene, no? Ay galing din po sa High School's Earth Science Group. Isa din po siyang Science Education Specialist ng grupo. Kasama rin, Ma'am Sel, ng High School Earth Science Group, si Ma'am Ivy Mejia, Science Education Specialist din po. At kasama niya ngayon ang kanyang anak na future astronomer. Hi, Biel. Okay. Ma'am Sel. Yeah. Imagine, ano, so kompleto ngayon ang grupo ng High School Earth Science ng UP NISMED. Itong pinapakita niya ngayon, akyat baba sa hinahanap niya yung funda, no? You can see na yung upper part ng picture, liwanag. Yung lower part ng picture, may darkness. Yung boundary na yan, between the lighted part and the dark part, may tawag dyan. Ang tawag dyan ay terminator. And yung line na yan, ano? Yung that line over, that separates the portion that is lighted and the portion that has no light because dahil nga bilog yung buwan, ano? So, pag tumama siya on one side, yung isa ay lighted, pero yung kabilang side ay hindi lighted, no? Ito po ay telescope view ng isang telescope na nasa Cavite, sa Bacoor, na sinet up ng ating astronomer doon, amateur astronomer natin, si Sir Anthony. Nickname niya ay Ethene. At pinapakita niya yung malakas yung telescope, kaya malapit ang kita na tingin natin, ang view natin sa buwan. Ang nakikita natin na merong lighted portion, no, sa ibabaw. Binanggit ko yan kanina. Tapos may dark portion sa ilalim, no. Ibig sabihin ng araw, no, dito sa kuha na to, ang araw ay nasa taas, no, nasa taas kumbaga, no, kasi doon nang gagaling yung liwanag. So yung liwanag ng araw tumatama sa buwan at tinatamaan niya yung upper part dito sa picture natin, no. Yung lower part ay hindi na nasisinagan ng ano ng liwanag ng araw kasi nga dahil nakakurba yung because the moon is a sphere, so nakakurba siya kaya hanggang diyan lang ang makikita natin, ano. And I said a while ago that boundary between the lighted portion and the dark portion is called the terminator. It's called the terminator. So whenever you see it, then you'll know. Ang pinapakita ko po sa inyo ngayon ay yung buwan. Naka-telescope ngayon sa buwan. Kung kayo ay lalabas at titingala, makikita nyo ang buwan at ito po ang kanyang zoom-in na view gamit ang telescope. Mm-hmm. Okay. Itong pinapakita mo, Ethene, ay ano? Kalahati ng buwan may ilaw, kalahati ng buwan ay madilim. Tama ba? So, ano, oo. So, ang tawag natin dito ay half moon, ano? Half moon, ano? Of course, hindi naman talaga nahati yung buwan, ano? Anong half moon, parang hati yung buwan, ano?
nagpapalit-palit yung ano no, yung lighted portion ng buwan, kaya mukhang nagpapalit yung appearance ng, well, nagpapalit talaga yung appearance ng buwan. Pero parang mukhang it's really changing shape in reality, but of course it's not, no. Kids do not know that, no, but we older people know that it doesn't really change shape, no. It's because the moon goes around the earth, no. Umiikot ang naglalakbay yung ano no, yung moon around the earth. Kaya depende sa position niya. Kung siya ay nasa harap ng araw, hindi natin makita yung buwan, ano? Kasi walang light na reflected from the moon reaching us. Pero kung yung so meron kang sun, tapos meron kang moon, tapos meron kang earth, in that position we cannot see the moon, ano? And we only see it if it's an eclipse, no, when the moon comes directly between in front of the sun, ano? But when you have the sun, the earth, and the moon on the other side, yung sinag ng araw sa tatama sa moon, tapos mare-reflect, pababalik, makikita natin yon, and that's when we see it as full, no? So ito kalahati, so ibig sabihin that's when the moon is neither on the side of the sun or on the far side, but it's when it's halfway, no, nandun sa medyo kalagitnaan, and that's when we are here, and then we can see up, and so we can only see one side that is lighted, no. Ito yung sun hitting the moon on one side only, so we see that lighted part. But on this part, we can't see it because that's the dark part, no? So ito yung pinapakita ni Sir, yun, ni Sir Anthony. Nagpapakahirap pa akong igaganon-ganon ko, ano? Anyway, so ito yung phases of the moon. Tinuturo ito sa grade, kailan ba tinuturo ito? Sa grade 4, I think, no? Sa grade 4, elementary, yan tinuturo yung the changes in the appearance of the moon, no? So nakikita natin na nagsisimula siya sa maliit na manipis na ano na ano na bahagi. So ang tawag diyan ay crescent, no? At lumalaki. Pag lumaki na, so yung unang ano nakikita niyo diyan sa inyong camera. So there are 5 pictures of the moon. So we start from the left and we go to the right, no? Or do we ano Anthony, or do we start from the right and we go to the left? Hindi ko alam. Iba yan sa depende kung nasaan ka sa mundo eh. So anyway, so yung ano, yung pag simula siyang maliit pa lang, no? Crescent ang tawag doon. Pag yung pangalawang picture, sobra na sa gitna, no? Sobra sa gitna. Ang tawag diyan ay gibbous, no? Gibbous. Ang gibbous yata is a word that comes from ano eh, no? Hindi ko alam kung anong language 'yon, pero may kinalaman sa humpback, no? Parang may humpback siya, no? May bukol sa likod, no? Kasi nga ganyan yung kanyang itsura. And then finally, yung nasa gitna, that's the full moon. Pag full moon na ganyan, ibig sabihin the moon is on the other side of the earth, and the sun is on the opposite side. So ganyan ang titingin natin, ano? Parang it's like a mirror that's reflecting the light from the sun. And then yung fourth na picture from the left, no? Papaliit na siya ulit. So gibbous ulit ang tawag diyan, gibbous ulit, no? Tapos mamaya yung the last picture on the right, no? So crescent na ulit 'yan, ano? Paano natin malalaman kung alin yung crescent na papalaki at yung crescent na papaliit? So meron silang word dyan, ano? Pag yung crescent ay papalaki, ang tawag nila ay waxing crescent, no? Wax, as in wax na floor wax, no? W-A-X. May ibig sabihin ng wax ay papalaki, no? Waxing crescent, so papalaki. So yung susunod, naturally, ang tawag ay waxing gibbous, no? Malaki na siya, waxing gibbous, papalaki. And then full moon, ano?
At pagpapaliit na, meron namang term for it, no? Ang tawag sa term na yun ay waning. Waning. Ang spelling nun ay W-A-N-I-N-G. Waning. Comes from the word wane. So pag wane ay papaliit, no? It's waning. Papaliit. So waning gibbous, yung fourth na picture from the left. And finally, yung huling picture on the right, syempre, nahulaan nyo na. Ang tawag dyan ay waning crescent. Waning crescent. So, waning, so waxing crescent, waxing gibbous, full moon, waning gibbous, waning crescent. Tapos mawawala na, hindi mo na makita. Bakit? Because the moon is now on the same side as the sun. No? So, nandito tayo, nandyan yung moon, nandun din yung sun. So, yung liwanag ng sun na papunta sa moon, hindi natin makita kasi nandun sa kabila. No? Ang nakikita natin yung likod ng moon na dark kasi walang nakakarating doon na liwanag ng sun. And when that's the case, ang tawag natin sa moon ay new moon. No? Parang magsisimula ulit siya. No? New moon. Ano, bago ulit. So paikot-ikot lang yung, ano, yung moon around the earth, papalit-palit lang ng papalit-palit lang yung appearance niya. At yung isang ikot na yon, yung from new moon to waxing crescent to waxing gibbous to full moon to waning gibbous to waning crescent to new moon again, yung isang ikot na yan, mga 27 days yan, 27, 28 pa, plus or minus, masyado maalala, pero yan. So yung ano na yon, yung 27, 28 days na yon, doon kinuha yung haba ng isang buwan, halos, no? Kaya ang tawag natin sa buwan, sa hindi sa buwan na moon, kundi sa buwan ng taon, no? January, February, March, yung buwan na yon, month, no? Month kasi may kinalaman sa moon. So, one month is the period of time approximately that the moon takes as it orbits around the earth. No? It makes one full circle. It makes one full trip. No? It makes one full journey around the earth. And then it comes back again. So it takes it. Yes. Sir Jun, pasensya na kanina at sinet up ko pa itong telescope. Hindi ako makasagot sa inyo. Malayo ako sa camera. Sa mic, I mean. So, ngayon ay visible na ang moon sa Mars sa naked moon. Mm-hmm. So, anong gusto mong gawin? Kung kaya lang lumabas ng bahay, kaya lumabas sila ngayon at kung sila makinig ng stream, kaya nila para masundan kung paano hahanapin itong tatlong oras. So, ngayon, dalawa pa lang dahil may araw pa, makalulubog ng araw. So, maya-maya, kapag madilim na talaga, magiging visible na yung pangatlong object natin, which is Pleiades. I see. So, okay. Andito tayo sa location ko sa Bacoor, nakaharap ko sa west. So, dito lumubog yung araw. Diyan. Okay, so, kung nakaharap ka sa west, so, ito yung west, lumubog yung araw kanina. So, hanap yung direction na west. And then, titingala hanggang makita yung buwan. So, titingala ako ngayon, hanggang makita ang buwan. Ayun, nakita na natin yung buwan. Then, telescope. Sige. And then, malapit sa baba ng buwan, banda dito, tinuturo ko, may maputang star dyan. Banda dito. Okay. Kung ito yung buwan, nakatingala kayo. Dito, may star. Ang star po na yan ay hindi talaga star, kundi planet Mars. Yun! Kailangan nilang lumabas ngayon. Ayun, nakikita ko. Nakikita sa video. Nakikita sa video. No? Tama. Nakikita ko nga. Oo. Alright. So, everybody, ulitin ko lang yung sinabi ni Sir Anthony. Pag lumabas kayo ng bahay,
umarap kayo sa west, nasaan ang west? Nandun bumaba yung araw. So where the sun went down is west or nearly there. Tapos sabi ni Sir Anthony, tumingin, paakyat, tumingin, paakyat. Sige, tingin, paakyat, paakyat, pataas, pataas, pataas. Hanggat makita niyo yung buwan. Pagkat nakita niyo na yung buwan, tumingin kayo sa baba and kanan. Baba ng konti, kanan. No? Baba ng konti, oh, at kanan. Yon, yon. At may makikita kayong maliit na dot na kulay, medyo kulay pink o kulay pula. Hindi yon star. Planeta yon. At ang planetang yon ay Mars. Okay. Sa loob kayo ng bahay, nakikita nyo ngayon dito sa feed niya, yun, no? Oo, katabi ng buwan, ano? It's go, if you move your line of sight from the moon, go diagonally to the right, just a little bit, diagonally to the right, you can see there, yun ang Mars. So, kung nandun kayo sa mga, ano, kung nanonood kayo ngayon sa Facebook, nakikita nyo ngayon yan, yung Mars. Pag lumabas kayo ng bahay at hinanap nyo yung buwan, makikita nyo then yung Mars sa tabi niya. Okay. So, ang problema, so letting, hindi natin alam kung nasa loob pa sila ng bahay o lumabas sila ng bahay, nasa kanila na yun. It's, ano. Pero, bukas, ay pwede nyo pa rin tignan ulit at nandyan pa rin yung Mars. Yun nga lang ay gumalaw na yung moon ng position niya. So, hanapin nyo ulit kung nasaan yung tuldok na medyo kulay pula. Kasi araw-araw gumagalaw yung buwan. Kaya pag kung i-memorize nyo yung itsura niya ngayon, bukas hindi na niya ganyan ang itsura. Nagpalit na ng konti yung ano, yung lugar ng ano, ng, ay medyo nag hindi lang konti ano, malaki yung galaw ng buwan ano. Gaano ba kalaki ang galaw ng buwan na Sir Anthony? Pinapakita ni Sir Anthony yung ano no. Ganyan, nako. Ganon. Ah, isang dangkal. Okay. O, pinapakita ni Sir Anthony. Nakita niyo yung ginawa niya. In-extend niya yung kanyang arm. In-extend niya yung kanyang arm. At nilabas niya yung kanyang thumb and pinky. Yon. At kung saan umabot yung pinky niya, nandun ang buwan bukas. So, every night ay lumilipat yung lugar ng, ano, ng buwan by that much. No? By that distance. Oo. So, but okay. All right. So, ano, nakita na natin yung ano, no? Nakita na natin yung gaano ba kalayo from ganun. Ano pinapakita ni Sir Anthony? Tatlong daliri away. Tatlong daliri away. Apa. Tatlong daliri away. Okay. So, yung layo naman ng Mars from the moon tonight ay tatlong daliri away. You have to ano, that you have to ano tapos Sir Anthony, you have to extend your arm up to the very end, right? Tama sir. Ganyan sa ginagawa niyo. Kasi dear siyempre parang gaano ba kalayo dito ba naka-extend fully no, naka-extend fully bakit no? Nakaano yan, naka ratio and proportion yan ano? Kasi kung maliit ka na tao o maiksi ganun mo, pero maliit din yung daliri. So mag-a-adjust. Kung malaki kang tao, mahaba yung arm mo, pero mas malapad din yung ano mo, yung daliri mo. So may adjust din. So in other words, maliit ka o maliit o malaki kang tao, yung extent ng arm mo in comparison doon sa width ng fingers mo ay ano naka proportion no, naka relative proportion. So all you have to do is do that no. So ulitin natin those of you na who just came in dito sa pinapakita ni ano ni Sir Anthony yeah, no? So first of all you face the west daw. Nasaan ang west? Ang west ay kung saan bumaba ang araw. Paano ko alam na doon bumaba ang araw? Kanina, kung binabantayan mo, nakita mong doon bumaba. Pero ngayon, kung nasaan may pinakamaliwanag na natitirang liwanag. No? So,
mayroong mga ano diyan o yan, madilim na diyan o hindi diyan bumaba ang araw, o madilim diyan, oo, madilim din diyan, so hindi diyan bumaba ang araw, no? O so alam mo saan na, o pero nasaan pa yung natitirang may liwanag na malakas, and doon bumaba ang araw, so doon ang west. So pag nakaharap ka na doon, sabi ni Sir Anthony, look up, no? From the horizon, you look up towards the zenith. Oh, so look up daw. The kids are having fun and lots of questions about Mars now. Hala, oo, meron daw ano, may mga nanonood daw na ano, mga kabataan, natatabi raw nilang tanong. Eh, kailangan makausap. Kailangan natin makausap yung mga batang yan, Sir Anthony. Ano ba yon? Ano ba natin makakausap yung mga yan? Anyway, presenta ka na. Magsulat po sila sa chat box. Magsulat sila sa chat box. Okay. So, kids, ito, this show is for you, kids. Hello, kids. Yung kids ni Miss Tin Alviar, no? The kids, the children who are with Miss Tin Alviar. This is a shout out to you, kids. Thank you for watching. And if you have questions, meron tayong mga tanong, please write them down and send them. And our hosts will read them and they will ask us and we will try to answer your questions. Anyway, kanina pa tayo, Sir Anthony, na nakalimutan, ano, na pasensya ka na. Na-excite ako dun sa mga bata. So look up. So we look up, no? Titingin tayo sa taas, sabi mo. Titingin tayo, galing sa west. Looking up. May nakita akong maliit na bilog sa babuan ng buwan. Nako! Ibuki Miyoda. This is from Ibuki Miyoda. May nakita akong maliit na bilog sa baba ng buwan. Pues, kung yon ay kulay pink or kulay red, then that's Mars. Sa baba, konting mga three dalire away. You spread your, you extend your arm, you put two or three fingers together, and then put it against the, parang close to the moon, and then that distance, that's how far Mars is, as seen from the Earth, no? Yan, okay. Kita ba natin na, Sir Anthony, yun, no? Oo, kita natin yung bilog na yun, no? Nakikita ko sa dito sa camera na hawak ko. Hindi ko alam kung nakikita nyo rin. Oo, nakikita. Oo, ayun, no? Nakikita, ang galing. Natuwa ako. Nakatuwa. Tingin mo ba maano na natin yan? Sandali lang. Ano ba gagawin natin, Sir Anthony? Hindi ko alam kung do we stick to the moon? Natin advantage muna tayo, sir, ng clear sky dahil alam natin na may bagyo. So hanggat visible sila ay ginaguide natin ang ating audience ngayon. Kung ako sa'yo ay i-telescope na natin. So gusto nyo na bang hanapin ang... sige, alin ang i-telescope? Nakita na natin ang buwan. Baka pwedeng tignan natin yung Mars. Okay lang ba sa'yo? Ewan ko. Unahin natin itong buwan, pero guided itong gagawin natin. Ibig sabihin, makikita nila ako kung paano natin i-set up yung telescope para makasilip sa buwan. Okay. Dahil wala sila dito, dahil na virtual ito, ang gusto nyo yung question na maiwan sa kanila as if kasama natin sila ngayon dito sa Stargazing na ito. Okay, sige. All right. Everybody, ipapakita ni Sir Anthony yung kanyang paano niya sineset up ang kanyang equipment, no? So si Sir Anthony ay nasa Bacoor, Cavite. At ito ang kanyang setup, ito yung kanyang meron siyang tripod, no? Tripod, ang tripod is a piece of equipment na doon pinapatong ang telescope o anumang bagay gusto mong maging stable at maaring mabigat. So yung tripod kaya niyang buhatin niyan, ano? Hindi siya gumagalaw, no? Kailangan matigas, durable, no? Hindi rickety, hindi yung nadaanan ng hangin ay mag-vibrate na o matutumba na, no? Hindi, no? So malakas itong yan. It's strong and durable, no? That's the tripod. And meron siyang itong parang complicated equipment on it, no? Itong
ano yung nasa baba na yan. Tapos umaakyat doon, ano? Meron siyang ano ito, sir? Kailangan niya ng power, kailangan niya ng kuryente. Kasi automatic itong telescope natin, once na naitutok mo ito sa object, susundan niya na mag-isa using a special control na ginagamit talaga sa telescope. So automatic telescope ito. Ganda. Okay. So yung ano, yung nandun sa ilalim is a battery that is and there's a wire that connects up to a ano, yan, meron siyang computer dyan. There's a computer that thinks, no, na nagka-calculate ng mga stuff, no? At yung computer na yun, inuutusan niya yung telescope na pag yung telescope ay natutok muna sa isang object in the sky, kahit hindi mo nagagalawin, the telescope by itself will move and follow the object, no? Susundan niya yung object. Ang tawag pag sinusundan yung object. Yes, Anthony? Ipakita ko, sir, yung camera na ginamit natin para mapakita sa kanila kanina yung moon. Okay. So ito yon. Tatanggalin ko muna dahil para makasilip ako, kailangan alisin tong camera na to. It's blocking the view. Kaya siya ang tumitingin, hindi ako. So tinanggal ko muna siya. Mm-hmm. Yung camera. Kamukha lang ito ng camera na ginamit nila sa... Pag nagla-live stream sila, webcam lang ito. Webcam. Ang classification, webcam lang. Pero itong webcam na ito ay specially modified para pwedeng italpak sa telescope. In the future, siguro kung magkakaroon sila ng telescope, pwede rin nilang gawin yan. Pag may telescope sila, bibili sila ng webcam, tapos pwedeng isalpak yun sa telescope. So, ganun yung ginawa natin. Okay, guys. So, ngayon naman, ang gagawin ko, ilalagay ko yung equipment para makasilip tayo. So medyo mahaba itong telescope natin. Baka ang audience natin familiar sa binoculars. Pakita ko itong binoculars. Ito ang binoculars. Parang binoculars din itong telescope natin. Minahal lang ay isa-isa. Kumbaga, ang binoculars ay parang telescope rin naman. Dalawa nga lang. Kaya nga, binoculars. So, dalawa siya. Yung telescope natin, kung kukumpara mo, medyo malaki, no? Mm-hmm. Oh, sinlaki ng table, sinlaki ng kuwan, ano? Oh, malaki siya. Kaya malakas rin siya. So, telescope si ito. Alea, si Alea. Isang, may comment si Alea. Hello daw sa UP Astrosoc. Opo. Kilala mo si Alea, di ba? Aba. Hello. Alea. Hello to opo, all. Si UP Alea po, isa sa mga... ng UP Astronomical Society. Shout out po sa mga taga UP Astronomical Society dahil ako po ay dating naging member din ng mga UP Astrosoc. Yan. Si Sir Anthony, ladies and gentlemen, dating presidente ng UP Astronomical Society. Oo. So, he is a former president of the UP Astronomical Society. So kaya kayang-kaya niya to, ano to, kayang-kaya niya alam niya lahat ito kahit na nakapikit siya at natutulog siya ay alam niya lahat ito, no? So tanungin natin siya ng tanungin at I'm sure ay masasagot niya tayo, at kung hindi ay yun talaga ang buhay. So anyway, sinasabi ko kanina. No? So, andito. Bakit po, sir, sabi ni Del Jawin C. Itliong. Del o Dale, no? Sir, bakit po minsan nakikita yung moon in daylight? Yan, ako, tanungin, sagutin mo yan, Sir Anthony. Bakit nakikita yung moon in daylight? Di ba dapat sa gabi lang? Tanong ito ni Dale. Dale Jawin Itliong. Dale? Oo, kasi itong mga pelikula commercial natin, usually pinakikita nila na ang symbolism nila ay umaga, araw, buwan ay gabi. Tuloy, akala ng mga nanonood ay walang buwan kapag umaga. Pero ito, assignment namin sa'yo. Subukan mong sundan ang buwan
araw-araw. Lahat ng mga nakakasubaybay. Subukan yung sundan ng buwan araw-araw. And then eventually, makakakita kayo ng buwan sa umaga. Subukan nyo yan, ha? Well, ang sinasabi ni Sir Etienne ay, kasi hindi naman umaalis yung buwan. Nandyan lang lagi. No? Oo. Parang the buwan does not, ano, mahirap po ba mag-set up ng telescope? Oh, mamaya sasagutin natin yan. Pero, yung tanong ni Dale ay, paggabi, parang dumadating ang buwan. Pag umaga ay umaalis, no? Pero hindi, no? Ang buwan ay laging nandyan, ano? Hindi naman siya umaalis. So, makatuwid, kahit anong time na nandun siya sa our side of the earth, you can see it. Parang in other words, kahit nasaan ka sa mundo, matsatsambahan mong makita ang buwan kesa umaga o gabi. Yun nga lang, sa umaga, mas malakas ang liwanag ng araw, kaya natatabunan yung liwanag ng buwan, kaya mahirap siya makita. No? Pero pag medyo mahina yung liwanag ng araw, at malakas yung liwanag ng buwan, makikita mo siya. Oo. Bali, ang gagawin natin yun, sir, ay private tour. Private tour. Okay. Telescope. Yan. So, ito yung telescope. And then, sa tabi ng telescope na ito, meron pang mas maliliit na telescope. Pero, mga ano lang yan, kapag tourist niya lang yan. Ito yung talagang telescope natin. Okay. Yung telescope na yan, ito yung tutok buwan. So, silipin natin. Tingnan natin. Yun. Okay. Alright. Yes. Okay. So, nakapagod siya ngayon sa buwan. Tapos, sa telescope, may tinatawag na eyepiece. Ito yung kung saan ka sisilip. So, okay. Ayun, dito. So, kumbaga, yung light, pupunta dito, manggagaling sa buwan. So, yung buwan, sasaluhin ng telescope. Magpa-travel siya dito. Mm-hmm. Papasok papunta. Yung liwanag. May mirror dito sa side na to. Para may mirror. Tapos, yan, Mare-reflect. Aha. So ngayon naman, i-check natin sa akin yan. At malalaman natin kung ano ang view. So okay. Bago natin sinipin, check ko muna kung maayos siya. Okay. So isang mas maliit na telescope sa side niya, doon natin inilipat yung camera para may view pa rin kayo ng buwan. Okay. Itong telescope ito, wala na itong camera. Tanggal na natin. So dahil nga mas maliit itong telescope na ito, mas maikli siya, hindi na naka-zoom in yung view. Ah, oo. Oh. So, tingnan nyo habang set up ito. Bali, at adjust ko lang naman dito ay yung focus niya. Baka kasi labo. Sir Anthony, may nagtanong, meron ka daw bang marerecommend na telescope unit na affordable? Para sa ganun ay bibili sila para mag-stargazing din sila. Pasiela Mendoza, my boys and I saw Mars. My boys are in awe of your equipment. Wow! Okay. So, this is a shout out to Pasiela Mendoza. My boys and I are in awe. Nakita daw nila ang ano, nakita daw nila ang Mars. Galing. Ayun, nakasagutin ko yung tungkol sa telescope, ha? Sige, alam niyo ba na itong telescope na to, ang presyo nito ay mas mura. Ito, dalawang telescope to. Itong malaki, plus itong maliit na nakakakita rin naman ng buwan. Itong maliit na telescope na ito, ang bili ko dyan ay nasa 5,000 lang. 5,000 pesos. Maliit. So, oh. Si Evain Espedilion, Evain Espedilion ang may tawag dyan. Siya, ganun may, mahal. May tawag, nagtatanong. Okay. So, 5,000, yung maliit, yung maikse. Apo, ito. Okay. Ito ay medyo mahal na to. O, magkano yung malaki? Naku, sir. I-chat na lang nila ako at sasagutin ko. So, bigyan natin ng, is it more than 50,000? Yes, sir. More than 50,000. More than 50. So, ano, ladies and gentlemen, medyo more than 50,000. So, medyo pag-isipan ninyo kung bibili kayo niyan. Ibig sabihin, kung bibili kayo niyan, kailangan ano, extra money yon o kaya money ng eskwelahan, no, para magamit nyo
forever, ano? Oh, pwede 'yon. Ako sir, gusto ko ring i-mention na nasa hobby ako ng astronomy since 2003, sir. So ano, matagal na hobby, kaya naisipan kong bumili nito at ang telescope na yan ay 10 years old na. 10 years old. Medyo matanda, mas matanda ideal, ano? Oo, mas matanda ideal yata itong ano, telescope na to. Mahal daw, sabi ni Bill. Mahal. Oh, ibig sabihin, sir, pag bumili sila ng telescope, pang matagalan na yon, pang habang buhay na yon. Kaya, investment talaga. Investment, oo. Oh. Mm-hmm. Hindi, talagang kailangan gagamitin mo. Kasi sayang, eh, di ba? Bibili ka, tapos itatago mo sa cabinet, eh, hindi okay yon. Kung bibili ka, dapat gagamitin mo. No? Ito nga, puro gas na eh. Oo, oo, oo. Puro gas na, gas, puro tama yeah, ng puro dahil ginagamit talaga siya. Nabasa ka agad yun, ano? Oo. Okay, so, sir, pakita na natin yung Juan. Oh, sige, sige, go ahead. Mm-hmm. So, welcome sa online stargazing. At tayo ay may nakasetup na telescope ngayon. Kung saan ang telescope na ito ay nakasetup sa buwan. Ayun. All right. Medyo malapit yan. So, pero tutok siya sa buwan yun. Gamit ang telescope, tayo. So, nabanggit ko na part ng telescope kung saan ka sumisilip ang tawag na ay eyepiece. Tinawag siyang eyepiece kasi dun mo ilalagay yung mata mo. Eyepiece. Mm-hmm. Okay, so sisilip na tayo ha. So, sa tabi ng eyepiece na ito, ang cellphone holder. Para mamaya, kapag lapit na yung camera natin, itong smartphone natin, ay ikiklip ko siya dun sa cellphone holder, hindi aalog-alog yung view nyo. Okay. So, subukan. Sige. Excited na ako. So, kailangan ba yung cellphone ay magandang cellphone? Kahit normal na cellphone, sir, yung pinakamurang cellphone na makita nila, gagana yun. Kasi ang magdadala ng quality ng image, actually, ay yung... Well, siguro kailangan medyo acceptable yung camera niya, no? Pero ultimately, ang padala ng image quality ay yung quality ng telescope. Kung maganda yung telescope, hindi nyo makikita. Alright, alright. So, susumin tayo, ha? Susumin. Alright. Ito na. Ito na. So, nilalapit mo na yung, ano, yung smartphone, nilalapit mo na yung cellphone. Opo. Sandali lang ha. Sabihin ko to. I-slide ko lang sa holder yung cellphone. Yun. Nakikita nyo ba ito? Sir Jim? Ah, yan ba yung buwan? Yan yung kalahati na yan? Yes, sir. Ah, okay. No? Ang liwanag. No, ang liwanag. Apo. Okay, yung telescope view sa kabila, yun yung view na galing doon sa mas maiksing telescope, tama ba? Mas maiksing telescope, tama sir. Okay. Maganda rin yung view na yun actually. Maganda rin yung view niya. Oo, yun yung buwan. Ayun. Those of you who are just joining us, uulitin ko na naman ano na baka narinig niyo na yung mga nakarinig kanina baka makulitan kayo sa akin, pero uulitin ko na para sa mga bagong viewers, no? Kasi kalahati nga lang yung may liwanag ng buwan, ano? Yung isang kalahati ay madilim, tapos yung kabila ay maliwanag, no? At yung boundary ng liwanag at dilim, yung boundary na yan, ang tawag dyan ay terminator, no? So the boundary between the lighted portion and the dark portion, it's called the terminator. Tignan niyo itong pinapakita ngayon ni Cavite na ano na mukhang nailagay na niya yung cellphone sa tabi ng eyepiece. Nakikita niyo na half yung moon, sobrang liwanag din natin makita yung mga crater. Pero doon sa terminator mismo, nakikita niyo na yung guhit ng ilaw ay hindi straight, no? Hindi malinis, no? Uka-uka, no? May irregular, no? Jagged yung boundary ng light. And alam Sir June? Yes. Gagamit ako ng ibang eyepiece para maka-zoom in tayo kasi tingin ko kaya hindi siya nag-adjust ng camera, nalilito yung camera. Mm. So, tunuin natin yung image kasi, ng buwan.
field. Kasi madilim yung surroundings nung buwan. Kaya sa tama, akin tama. Ay, madilim. Sabi ng camera, madilim, madilim. O, liwanagan natin. So, i-adjust natin, ha? Pagkat okay. Lang. Sige, hindi. Gumawa ko lang natin sa dito. Pero pwedeng ano muna, pwedeng tignan muna natin yung ano, yung telescope view para mag pahabang inaayos mo yung telescope view muna siguro ang ilagay natin sa malaki. Magkukwento lang ako ng konti. Yan, okay. So ang galaw nung ano, no? Nakikita nyo yung telescope view gumagalaw, no? Hindi yung buwan ang gumagalaw, no? Yung telescope, no? Naaalog ni yung ano, yung tripod. Yon, nagigitnya na yan ng konti. Nakikita nyo yung buwan. So, meron siyang parang white na bahagi, whitish, tapos meron siyang dark na patches, no? May areas na dark. Yung areas na dark, hala, liwanag na, no? Yung areas na dark, mga ano yan, mga volcanic rocks, mga lava, no? Galing sa bulkan, ano? May mga bulkan dati doon sa ano, sa buwan, ano? Oo, at naglalabas ng lava yon. At yung lumalabas na lava, yan yung mga itim-itim na yan, ano? Nung nasilip yan ni Galileo nung 1610, alam, 1609 o 1610, ano? So, meron siyang telescope, no? Ginawa niya yung sarili niyang telescope, Galileo. Sinilip niya yung buwan. Eh, nakita niya yung mga dark patches na yan, ano? Yung mga maitim na bahagi. So ang buong akala niya ay mga ano yan, mga tubig, no? Mga lake, mga sea, dagat, no? So kaya ang tao ang tinawag nila diyan in Latin ay ano, no? Mare. Mare is ano, no? Is a term which means sea, no? Sea. So, mare, no? And ang plural yata ay Maria, no? So, yung mga mare ay so pinangalanan nila da, ano, isa-isa, no? Yung kunyari Mare Serenitatis, Sea of Serenity, no? Mare Tranquilitatis, no? Sea of Tranquility, yan. Mare Nectaris, Sea of Nectar, no? Mare Fecunditatis, Sea of Fertility, ganyan. Oo. Yung Apollo 11 naglanding siya doon sa isang ano, no, sa edge ng isang mare, Mare Tranquilitatis, or the Sea of Tranquility. Doon naglanding yung ano, yung buwan, ano. Pag binalik niya yung handheld camera mamaya dito sa gitna, palagay ko pwede nating ilipat na yon, ano, yung handheld. Lumayo ulit. Oh, ganda nung ginawa niya doon. Palagay ko yun ang kailangan igitna natin. Nakatutok ang telescope ngayon sa buwan. So yan, kung titingala ka habang nakasawa west, kung nakikita mo ang buwan, at tutok ngayon doon ang telescope. So, ngayon naman ang gagawin natin, tatry natin ilapit yung camera doon sa part ng telescope kung saan ka sumisilip. Ang tawag doon sa part na yun ay eyepiece. So, tignan natin kung anong makikita. So, ready to work? Go, go, go. Okay, so again. Yun yung buwan. Ladies and gentlemen, ito ang view ng buwan. Wow! Mukhang kailangan natin i-adjust ng focus. Sige, ano adjust mo lang. Natin. So, para gawin yun, kailangan natin galawin itong mga knobs na ito. Bala ang pinagawa niya, inikot-ikot mo ito, lilinaw yung image. Okay. Okay. So, itong mount na ito para hindi na mahirapan. Okay lang ba? Yan. Okay. Okay. All right. Oh. Mahirap mag-adjust eh habang hawak ko itong handheld. So ngayon ano na siya? Mounted na siya. Sige, mount muna. Mount muna. Oh my God! Ang galing! Champion! It's the best. The best. So yeah. Nakikita niyo habang na-adjust ko yung focus na nagiging blurry siya, nawawala sa focus. Ayan, ang view ng buwan. Okay, ganda. Anong masasabi mo sir sa surface ng buwan?
Well, anong masasabi ko? Anong ibig mo sabihin? Hindi siya smooth, di ba? Hindi. Oo. Maraming butas-butas. Gusto niyo bang mag-zoom in pa tayo? Aba, sandali lang, pagkwentuhan muna natin 'yan. Oo. Sige, bago... sige. Oh. So ang baka akala ng mga ano natin, ng audience natin na pag full moon lalo pang maganda, no? Well, oo at hindi, no? Oo kasi nakikita mo yung buong buwan, pero hindi kasi pag full moon mahirap makita yung mga craters na yan, yung mga butas-butas. Kasi pag full moon, yung liwanag papasok sa mga butas na yan, hindi mo makita yung shadow. Oh, at pag hindi mo makita yung shadows, edi hindi ka makakita ng depth, no? Hindi ka makakita ng lalim, no? So, yung lalim na yon, may isang word doon, ang tawag ay relief, no? Relief. Pag may relief ay nagkakaroon ng lalim, no? May liwanag, may dilim na nagpapakita ng lalim o depth, no? So, pag full moon, wala masyadong relief, walang masyadong depth. So, hindi natin makita yung mga craters. Kaya mas maganda pag crescent, half moon, yan. Na ang liwanag ay nasa isang side lang para makikita natin yung lalim ng mga craters. Maliliit yung craters na yan, pero malaki yan pag nandun ka, no? O, at pag napasok ka sa loob ng isang crater na yan, mahirap makalabas. Kasi mataas yung ano nun. Mataas yung side nun, ano? Cliff. Ano bang cliff sa Tagalog? Bangin. Bangin, no? O, bangin yun. O, tawag dun. Pero ang kinikwento ko kanina, Etini, ay yung sa ilalim ng Terminator, no? Yung dark patches na may itim na bahagi. Opo. Kaya yan, mga bato ng vulkan, mga volcanic rocks, mga lava, no? Mga lava kasi kaya maitim. Nakita ni Galileo yan noong unang panahon, akala niya tubig yan. Kaya ang tinawag diyan ay mga sea of tranquility, sea of serenity, ganyan. Oo. Kaya ang tawag doon. Doon sa bandang, ayang hindi ko ma-point, ano? Pero pag ma-imagine ninyo, so if you look at this image coming, paano ko ba sasabihin to? Kunyari, yung lighted portion sa baba, okay. Yung lighted portion sa baba, doon sa medyo gitna, meron dyan dark patches. May dark patches. Bilog yung nasa left, tapos yung nasa gitna na medyo irregular, tapos meron sa baba na isa, tapos may nakahiwalay doon sa lower left, tapos meron pa doon sa right na maliit, parang ganyan. Yung Apollo 11 ay naglanding doon sa may ano eh, dyan sa kanan nung gitnang patch. So yung gitnang patch na yan, yung dark na patch, pag yung kanan nun, doon naglanding ang Apollo 11. Hindi ako nagkakamali. Yung Sea of Tranquility yan eh. Anong nangyayari? Tama ba? Tama po, sir. Okay, sayang so nga natin point, ano? Ano nga ba, paano ba ito i-point? okay na yan. So, ating mga viewers, no, if you are looking at the... Pero bakit siya galaw ng galaw? Kasi sir, bali, unstable tong mount ko eh. Inahangin dahil yung cellphone nagbabibrate siya. Malakas ang hangin dyan. Okay. All right, malakas ang hangin. Eh, wala tayong magagawa. Ganun talaga. Akala, anyway. So, yan, ano? Yung mga, so, nasabi na natin, no? Ang pwede nating sabihin, no? This is the first quarter, and we can see the moon as a half moon. We can see the craters because there is light and darkness. We can see depth. We can see relief. We can see the dark patches of the moon. These are lava rocks. These are volcanic rocks. Ng mga basalt ang tawag, no? Basalt. Meron din yan sa mundo.
mga basalt, mga lumalabas sa bulkan ng Mayon, no? Although baka andesite 'yon, ano, pero may mga itim din na mga batron eh. So si pa pwedeng sa may antipolo may mga basalt doon. Although ano, sa Bacataal may basalt din siguro doon, ano? Oh. Taal volcano. In any case, so that means that a long time ago ay may mga lumalabas na ano, no, mga molten rocks diyan, ano, mga volcanoes. Pero wala nang volcanism ngayon sa ano, tumigil na ang volcanism sa moon. Right. Anong what's next for the moon? Sir, mag-zoom in lang tayo para pakita sa kanila itong mga craters na ito. Okay, okay. Sige. Okay, so ngayon tatanggalin ko na sa phone holder itong ating smartphone. Okay. Nakita nyo, naalis ko siya. So ito yung holder natin. At yun ay totoong view mula sa telescope. So pakita natin na nakatutok sa buwan. Merong tanong kanina pero na-miss ko. Dapat pala sinulat ko yung tanong na yon. My goodness. Ano nga ba yung tinanong okay. na kanina? Ang gagawin tanong natin, sir, ay ililipat ko itong camera nito na nakakabit dito sa mas maliit telescope. Ililipat natin dito sa mas malaking telescope okay. para makita natin ka-zoom in ang buwan at makita natin yung mga craters. Oh, may nagre-request na daw. Mars naman daw, sabi. Ah, susunod na yon ng Mars. Nakatutok na kasi, kaya gusto kong sa lahat na. Isahan. Sige, bilisan mo na lang kasi mukhang atat na silang makita yung Mars. Baka mamaya iiwanan tayo yung mga ito. O tayong dalawa na lang ang ano, nakasigit dito. Nako. Wow! Naaalog siya. Konting peak na namin. Naaalog siya. Ayan. May central peak. Nakita mo yung central peak sa upper left. Upper left. Navigate natin, sir, ha? Upper left. Gawin mo lang ng konting-konting upper left. Kaya mo bang galawin yon? Yan. Stop. Yan. Okay. Okay, ladies and gentlemen, if you look to the right of the screen, merong ano, merong crater na dalawa, no? Tapos yung dalawang crater na isang malaki sa right, isang maliit sa left, merong dalawang umbok sa gitna nila. Ang tawag dyan ay central peak, no? Yung mga crater na yan, tinatamaan yan ng mga malalaking tipak ng bato. So may mga naglalakbay na tipak ng bato sa kalawakan, mamaya babagsak sa moon. Pag tamang ganyan, mauuka yung surface ng moon, pero may ano, may rebound, no? Tapos magre-raise yung rim, tapos magre-raise din yung gitna. Yun yung central peak na yun, ano? Umabot na tayo ng craters of the moon. Nakita natin yan kanina doon sa pinapakita niya, no? Mr. Anthony, it has depressions caused by impact of small space debris. No? Mga bato-bato sa kalawakan hitting the moon na tumatama sa buwan. These depressions are called craters. Okay. So, pwede na tayong mag-ano? Pwede na tayong next slide. Oo, bantaw. Medyo na... Ay! Nako, eto na pala. So, ang titignan nating susunod ay, ang tawag ay star cluster. Mga kumpul ng mga bituin. So, papakita sa atin ni Sir Anthony yung kumpul ng mga bituin. Ang pangalan ni Pleiades. Ang sabi natin dito, it's a prominent star cluster visible to the naked eye. So, ang Pleiades ay pwedeng makita kahit na walang telescope. Mata lang. It has 7 prominent stars. May 7 siyang bituin na mas maliwanag kesa yung iba. So yung iba ay hindi ganun kaliwanag, hindi kita masyado or hindi kita, no? Pero yung 7 ay kitang-kita dahil maliwanag sila, no? So yan yung marami ang tawag nila dito, yung mga iba ang tawag nila dito ay little dipper, no? Yung mga iba naman ang tawag nila ay rosary. Yan, kayong nakakakita nito, kung minsan tinatawag niyo rosary or little dipper. Mamaya makikita natin, no? Kung yun nga ba yun, ano? So, next please, i-advance nga natin. Next please. Ayan. Star clusters are large group of stars, no? So, maraming kumpul na mga stars. Ayun, nakita niyo yung mga kumpulan na yun, no?
The stars in a star cluster are of common origin. Galing sila sa iisang nebula, no? Naggagaling sila sa nebula. Ano ba ang nebula? A nebula is a cloud of dust and gases. So ang nebula ay isang ulap na malaki, kaulapan na malaki na gases. Anong gases? Hydrogen at helium at mga alikabok, no? Dust, ganyan, oo. The stars in the Pleiades star cluster originated from the same region in space, galing sa isa-isang bahagi sa kalawakan, and are formed roughly at the same time. At halos sabay-sabay silang nabuo. No? So ang star cluster ay parang mga maraming kambal, no? Kambal na marami, no? Galing lahat sila sa isang nebula. So masasabi natin ang mga nebula ay nursery ng stars, no? Nebulas, the nurseries of stars. It's where stars are born. Okay, next slide, please. So, ano ba to? Ah, may pangalan itong mga seven sisters na to, ano? Oo. Tignan natin, ano? Seven sisters, pero hindi naman nila kapatid yung ano, ano? So, babasahin nga natin. Ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. If you look at your screen to the left, may dalawang stars dyan ng pangalan ay Pleione at saka Atlas. Si Pleione at Atlas, mag-asawa sila. No? Si Atlas ay yung isang god nung unang panahon na mythology, yung mga kwento ng mga Greeks, no? Yung mga kwento ng mga Greek. Si Atlas ay isang titan, no? Ang pangasawa niya si Pleione. Although marami siyang napangasawa, pero si Pleione ay isa siyang sea nymph, no? Isa siyang parang diyosa ng dagat, no? Ang ay parang personification ng nature. Parang ang nymph ay parang si Maria Makiling, no? Sino si Maria Makiling? Ang siya yung katauhan ng bulkan na Makiling, Mount Makiling, no? O kaya sa Mount ba yun, si Daraga ba yun? Parang siya yung identification of the earth. Si Pleione ay isang nymph. Parang katauhan nung dagat. Parang ganyan. Meron mga mountain nymph. Ganyan. Anyway, so si Pleione and Atlas got married and had kids. No? So ang mga puro babae. So ang mga anak daw nila. Kwento ito nung ano, mga Griego. Ha? Mga imbento nilang kwento. Maliwanag itong star cluster na to. So yan, may mga pangalan. Nakikita nyo dyan. Si Steropi, minsan A, may letter A yun, ano? Asteropi. Number two, si Meropi, si Electra, si Maia, si Silino, or Kelaino sa ibang wigas, at si Alcyone, or Alcyone. Yan, yung pitong yun. So, nakikita nyo dyan yan, no? Handa namin kayo para mamaya ipapakita niya, no? Kailangan po ulit sila magpapakita. Ah, nandiyan gabi-gabi sa panahon na ito. No? Kailan sila makikita? Parang pinapakita namin sa inyo para pag na-identify mo na, you can revisit the sky. And yun, seven sisters yan. Yan yung Pleiades, masasabi ninyo. Although, So, prepare lang namin kayo para alam nyo na, para mababalikan nyo siya. Pero hindi mo siya makikita the whole year round. Merong mga buwan kung saan nakikita siya. May mga buwan na hindi. Because we go around the sun, no? We go around the sun. So, habang naglalakbay tayo around the sun, may part na makikita natin yung sky na nandyan siya. Tapos pag pumunta tayo sa kabila, hindi na natin siya makikita, no? So, ganyan. Okay, next slide, please. Itong slide na to nagpapakita na hindi ang, kasi marami nagsasabi na ano, no, na little deeper yon. Oo, na little other star patterns with seven prominent stars. Mga ibang mga star pattern na meron siyang mga stars din na tulad nun. Pero nako-confuse ang mga tao. Sabi nila yung Pleiades daw, yun yung small deeper, pero hindi. If you look at this picture on your screen, doon sa babang baba, yung may letter N, if you look at letter N, that's north. Yan, letter N.
Pag tiningin nyo sa letter N, may star sa ibabaw nun. May star. Yan yung North Star. Yan yung Polaris. Yan yung isa tail ng Little Dipper. So yung Little Dipper, kasama niya yung North Star. Makikita nyo may red line na papunta sa kanan. Tapos merong maliit na rectangle doon na merong star ulit. No? So yung stars na yan, doon sa North Star, papunta doon sa rectangle na sinasabi ko to the right, yung katabi ng bahay na yon dito sa ating, yan yung Little Dipper. That's the Little Dipper. So, hindi yan yung, ano, hindi yan yung, as you can see, hindi yan yung Pleiades, ano. The Pleiades is some, nasan ba ang Pleiades dito, ano, Ed? Walang, ayun. Sa upper left. Ayun, andun sa taas. Ng bronze mark. Okay. Okay, tama. So, kung titignan nyo itong picture na to, viewers, titignan yung moon nandun sa upper left. Ano? If you look to the upper left, there is the moon right there, may pangalan. And to below the moon, Mars. So, below the moon, nandyan yung Mars. To the right of Mars, may maliit na kumpul ng stars doon. Yun yung Pleiades. May maliit na kumpul ng stars doon, yun yung Pleiades. At habang sineset up ni Sir Etin, yung nakikita natin siya ng naked eye, natin, kasama si Silip sa telescope. So, yan. Tanda visible na siya, sir, ngayon kung lalabas sila. Ituturo natin ito sa view ng handheld camera. Okay. So, ano yung ano? Alright. So, tignan natin yung ano. Ang star. At ako. Okay. Okay. Alam, so, ito. Galing ulit tayo sa west. Yan, madilim na. Galing sa west. Sa west. Okay. Hmm. Tingala. Dahan-dahan. Okay. Tingala. Kang makita ang buwan. Okay, yung buwan. Sa bandang baba ng buwan ay may maliwanag na ang bituin. Okay. Pero maliwanag. Kanina, huwag mong sabihin pala. Huwag mong sabihin maliwanag na bituin kasi baka isipin nila na bituin yun. Ah, mukha lang. Oh, pero mas maganda siguro sabihin natin may maliwanag na tuldok, may maliwanag na ilaw, ganyan, tuldok ng ilaw. Ayan, may maliwanag na ilaw sa tabi ng buwan. Mm. Sa bandang baba ng buwan, nakikita rin dito sa ating video. Ayan, kumbaga, so, yun, sa ano buwan, ito yung kanan. Ano so, yun? Ito yung buwan, mm-hmm, and ito yung Mars. Nakikita nyo ba, sir? Mars, okay, Mars. Okay, Mars yun. Ang nasa Pleiades, ilaw Mars. Ay, nandito. Ang Pleiades ay nandyan. Oo, kung lalabas sila ngayon at talagang aaninagin nila, makikita nila ang Pleiades. Okay. Mga kaibigan, uulitin ko yung sinabi ni Sir Etienne. Boys and girls and mommies and daddies and teachers and everyone in between, lolos and lolas and kids, if you go out now, makikita mo yung buwan. Sa tabi ng buwan, merong tuldok na pula. Sa kanilang dalawa, merong kumpul na mga bituin. May mga, yan ang Mars. Tapos saan ang Pleiades? Saan ang Pleiades? Doon sa Pandaron. So, paglalabas kayo at imememorize nyo itong lugar na yan, ano? Sa tabi ng buwan at Mars ay may kumpul ng mga bituin. At yung kumpul ng mga bituin na yon, tawag nila ay star cluster, at ang star cluster na yon ang pangalan niya ay Pleiades or Pleiades, no? Whichever pronunciation you prefer, no? So Pleiades, at ang makikita ninyo ay anim o pitong stars with your naked eye. Pag sensitive yung mata mo, baka pito ang makikita mo. Pag yung mata mo ay hindi average lamang, baka anim lang ang makikita mo. Yun daw mga American Indians, nabasa ko dati, kaya daw nilang yung sharpness daw ng vision nila, kaya daw nilang makakita ng lampasampu, no? So, wow. Wow, linaw naman ang mata nila. Linaw ng mata nila, oh. Kasi panay na sunay. Nung panahon na yon, Sir Etienne, ay wala pang masyadong ilaw doon sa North America. Kaya ang dilim ng sky, at ang linis ng sky, wala pang pollution, kaya ang liwaliwanag ng ano, transparent yung sky talaga, kaya wala ng mga bituin. Mm-hmm. So,
Para sa mga those who are tuning in, if you go out of your house, maybe now or later, there is the moon. You can see the moon. Okay. And near the moon, there is a tiny reddish dot. May maliit na tuldok ng ilaw na medyo pinkish or reddish. Yan ang Mars. At sa tabi nilang dalawa ng Mars, meron pang kumpul na mga bituin na maliit na kumpul. At yon ang star cluster Pleiades or Pleiades. Oh, yan. Ang sabi ko ay parang anim o pito makikita mo. Pero sa katunayan, pag tinignan yan sa isang powerful na telescope, ay hundreds talaga yan. Marami. Mga parang 400 yata, Etienne, no? 400 yata yung dami nun. And as I tama said, sir, while ang estimate nila, nasa 400 stars. About ang 400. Visible sa cluster na yan. Okay. At yung mga stars ay kambal sila. Kambal, 400 na kambal ng stars, no? Oo, maghalos magsising edad sila. Galing sila sa iisang origin, which is a nebula. And again, a nebula is a cloud of dust and gases. Isang kaulapan na binubuo ng hydrogen and helium at saka mga alikabok. At sila ang pinang kung saan nabubuo ang mga bituin. That's where stars are born. Sir okay. June, baka pwede nating i-flash yung image natin na pinapakita yung triangle para okay. Magka-idea sila. Saan mismo? Tanungin natin si Ma'am Kate. Ma'am Kate, pwede daw bang i-flash yung picture kung saan kita yung moon, yung moon, Mars, Pleiades. And Pleiades. Ayun, no? Malaki. Pa-zoom in. Yan. Yan, yan. Ito, celestial grouping. Okay, ano ba itong nakasulat dito? Tonight, the moon, planet Mars, and the star cluster Pleiades form a celestial triangle. Namamali ako kung Pleiades. Ang tawag ko kasi dyan, Pleiades eh. O parang Pleiades, ano mga Amerikano. Pasensya na kayo, ano? Paala na kayo kung anong gusto nyong pag-pronounce dyan. So, basta ako, Pleiades. Form a celestial triangle. This grouping can be seen without a telescope. Kahit walang telescope, makikita ito. Ngayong gabi, pero bukas, yung moon ay lilipat na ng lugar. Mga kaibigan, yung moon ay lilipat ng lugar. Pero yung Mars at Pleiades, medyo nandyan pa rin sa lugar na yan. So, at least na mabilis ba dalawang Mars? Di ako sure, sorry. Mabilis ba lumipat ng lugar yung Mars? Bali, next month, sir, around first week ng March, mas malapit na siya sa Pleiades or sa Pleiades. Okay. Alos magdidikit sila. Okay. So, viewers, yung Mars ay dahan-dahang lalapit daw sa Pleiades. So, exciting yon. That's something for you to look forward to. Pero yung moon ay mabilis na ano, nalilipat ng lugar. Ano? Kasi mas malapit sa atin, kaya mas mahahalata natin yung paggalaw niya. Yung Mars ay mas malayo sa atin, kaya yung paggalaw niya ay less na, ay mas slowly as seen from the Earth. So, ganyan ang itsura niya. Yes, Ethany? Ready na po yung telescope. Pwede na natin silipin ang Pleiades. Okay, go. Okay, so susubukan lang nating pagkasyahin kasi nahihirapan din yung telescope natin na makita yung Pleiades kasi medyo malaki siya relative sa usual na sinisilip natin sa ganitong klaseng telescope. Kumbaga, tumsakto yung pagka-zoom in natin. Kung napazoom pa siguro ng konti, baka hindi lahat ng stars makita. Pero in this case, sakto lang sa view natin yung ito. Okay. So again, tuk tayo sa this. Bale, ito yung moon. Sa baba niya yung banda dito. Sa baba niya yung Mars. Sa niya yung Pleiades. Okay, pwede natin palakihin itong camera para makabulong. So, kagaya kanina, lalapit ng eyepiece para masilip natin ang view na nakikita ng telescope. Subukan natin, ha? May nakikita ka ba, sir? Wala pa. Kasi
nakikita yung reflection sa salamin. Papatay yung laptop. Sige. Jolim. Yan. So, ilaw na lang ng laptop yung nakikita nyo. Normally, ang mga pinapatay talaga nila ang ilaw kapag nag-observe kasi medyo nagre-reflect sa kanyang ilaw. Wala pa, sir. Hey, nakita ko. Nakita mo, sir? Oh, yun! My God, it's so wow! Fantastic! Galing, oh! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, no? Parang nakalim ba yung mga... Anyway, yung mag-asawa ay yung dalawang nasa taas sa kanan. Si Pleione at saka si Atlas. Kasi yung mga anak nila, etong nasa gitna at saka nasa lower left. Yung mga yan. Sina Maria, Electra, Aijeta, Alsayoni, Celino, Steropi, at si Meropi. Yan. Yan, yan ang, ladies and gentlemen, you are looking at the Pleiades or Pleiades star cluster that is found close to Mars and the Moon at tonight. So, kung nasa Sir June, labas kayo, ha? Interrupt lang kita saglit, ha? Yes, go ahead. Kasi lobat na raw ako. Kailangan ko ikabit ang charger. Sandali lang, ha? Yeah. Sige. Habang ano ka, habang nagkakabit ka ng charger, mag-shout out lang ako. Sabi ni Athena Michelle, kaya hindi smooth yung buwan kasi yan yung mga tinamaan ng mga meteorites and meteoroids. Sabi ni Athena. Very good si Athena. Galing siya. Okay. Thank you, Athena. Okay. Okay. Thank you, Athena, for your answer. Sabi din naman ni Adeline Shalanan Nala. Si Adeline Shalanan Nala or Nalia. This is such a wonderful experience. Thank you for this opportunity. Welcome, welcome. And thank you too for being there. Okay, well, we're doing this for you. Sabi naman ni John Rain Santino, is there a possibility that these Pleiades stars will change their position? Yes, John, you're correct. No, there is a possibility. Oo, kaya lang it takes a long time for us to see yung changes na yon. Kasi they are so far away, no? Ano ba kalayo itong ano? Parang 400 light years away yata, no? Parang ganun nga, sir. Oh, masyado siyang malayo. Pero relatively malapit siya sa atin compared sa ibang mga clusters. Relatively. Mapagsali, magsalita ka, parang nasa Quiapo lang, ha? O, sige. O, 400 light years, ano ba yun? Ang isang light year ay yun ang tinatakbo ng liwanag sa isang taon. Malayo yon dahil ang bilis-bilis ng galaw ng liwanag. Sabi ni Mean Ramos, question, if our star, the sun, has its planets that surrounds it, that surround it, does it mean that every star in the sky has its own planets that surrounds them? Ganda naman yung tanong nitong si Mean Ramos. Ang sabi ng mga scientist ay oo daw. Pero hindi lahat ng star, no? Pero merong mga stars na meron din planets around them. At ang tawag sa kanila ay exoplanets, no? O exoplanets, parang ibig sabihin exo, nasa labas ng ating sariling system, no? So, planets, no? Ano ba ibig sabihin ng exo? Exo ba ay nasa labas o exo ay exotic? Yun, mas maganda yung isang term, mas naiintindihan ko yun. Ang term ay extrasolar planets. So kasi solar ang tawag natin sa ating star, yung sun. No? Kung extrasolar, yun yung planets na nasa labas ng ating solar system. Extra means outside of. No? So tama ka, Mayan Ramos. Thank you for your question. Ay, kanina, ano, Etini, gusto ko lang ipasok bago ko makalimutan. May nagtanong kanina, kita daw ba ang International Space Station through the telescope? Anong sagot mo doon? Kita, sir. In fact, kapag may lumalapit na
space shuttle or kung ano mang pinadadala nila doon para mag-resupply ng magdala ng pagkain at kung ano pang gamit ng astronaut, pwede mo ring makita yon. Makikita mo sila gamit ang telescope. So, okay. Kailangan mo na may telescope para makita yon. Okay, itong susunod na tanong, ako ang ako ang magfo-follow up. Advisable telescope pag titignan mo yung International Space Station? Kung ang gusto mo ay makita ang solar panels at siguro makakita ng magkatabing spacecraft, iyon, pwede kang gumamit ng telescope. Pero mahirap gawin yon, hindi yung ganun kasimple. Kasi itong ang target na sinisilip natin ngayon ay hindi halos gumagalaw sa langit, nandiyan lang sila, hirap na hirap tayong tutunan. Bale, paano pa kaya kung yung International Space Station, bale, gumagalaw kasi yun kapag nakita mo, para siyang airplane, pero mas mataas pa sa airplane, nasa outer space, nasa space na siya, ang airplane ay nasa 12 kilometers lang ang taas mula sa ground. Ang International Space Station ay nasa 400 kilometers mula sa ground. Ang 400 kilometers ay distance mula Maynila hanggang sa Bicol. So, ganun kalayo. Eh, yung 12 kilometers versus 400 kilometers, magkaiba yun eh. So, kapag sinilip mo sa telescope itong International Space Station, kailangan ay may maganda ka rin pantutok. So, hindi na pwede itong aking tracker, for example, dahil although computerized ito, may tracking system siya, hindi na ito ganun kabilis, ganun kahusay para itrack ang International Space Station. So, hindi siya ito kung beginner ka. Pero okay. Kung expert na, pwede ka i-attempt a challenge. So nagtanong kanina, no, nakalimutan ko yung pangalan, ano, yes, you can use the telescope to look at the International Space Station, but no, it's not advisable kasi kung itong ang hindi gumagalaw na target ay hirap na hirap mag-set up, ano pa kaya yung gumagalaw na International Space Station? Ang hirap mo sundan with a telescope. When ay panoorin mo lang sa mata or kung meron kang binoculars, gaganyan mo at susundan mo yung binoculars, mas madali yon. Oo. Tama. Pupunta ka sa internet, hanapin mo din yung schedule kung kailan dadaan sa Manila o kung nasaan ka man, tapos ay sisilipin mo sa binoculars, mas madali yon kaysa telescope. Telescope, naku, paano mo hahawakan yun, ano? Paano mo sa susundan, napakahirap, no? Oo. Anyway, so, Kay Carpio, sabi ni Kay Carpio, sir, kung ang Earth ay kasama ang Moon na umiikot sa Sun, may kasama din ba ang Moon na umiikot sa Earth? Yeah. Well, sa ating pagkakaalam ay wala pa tayong nakikitang ibang umiikot sa Earth kundi ang Moon, no? So, maaring meron pero hindi pa natin nakikita, no? So, hindi natin... So, sa ngayon ay wala. So, thank you, Kay Carpio, for your question. Si Van Relex Navarro Gante, sabi niya, Pleiades was a star-forming nebula million years ago. At sila yung star na na-form ngayon. And if you take multiple exposures, lilitaw ang nebulosity na leftover nila. Wow, magaling si Van Relex Navarro Gante. Oo nga. Pag kumuha ka ng multiple exposure sa camera, pag magaling ka sa astrophotography, ay lalabas yung nebulosity, yung ulap na nandun, na nandyan. Ano? Hindi natin makita yung ulap kasi yung mata natin ay hindi kayang mag-accumulate ng ilaw na galing doon. Ano? Oo. Sir Jun, may dadagdag ako? Uy, sige. For this particular instance, itong Pleiades, mahina na lang yung nebulosity na galing sa original na star-forming material niya. Yung mga nakikita natin na nebulosity na nasa pictures, actually, ay ito ay another instance na nebula. Kumbaga, may nebula talaga doon at napadaan lang itong mga stars na ito. So, parang Wow! So, nalaman din yun ng scientist. Kaya nila alam yon kasi nung kinecheck nila yung age ng nebula at yung age ng stars, hindi sila nagmamatch. Nakita nila na iba yung kulay. So may certain na indicators na nagsasabi na possible na yung cloud na dinadaanan
ay not necessarily sa kanya. May nangyayari din sa kanya. Napakagaling naman ng mga scientist na yan. Okay, so ano, Van Relex Navarro Gante, yung daw na nebulosity na yon ay accident, hindi related doon sa mga star clusters na yon. Sabi daw ng mga scientist ay hindi daw pareho yung ano, hindi magka-match yung age nila. Okay, sabi naman ni Aloy the Bakud Galangan, Pleiades may be the inspiration of the logo of Subaru. Nako, tama ka ma'am. Aloy the Bakud. May tanong ako dyan. Oo, yung Pleiades ay inspiration ng logo ng Subaru. Alam nyo, ang Subaru ay isang kotse na sa Japan, no? At yung logo nila, no, nung kotse, kumbaga yung Toyota may logo, yung Mercedes may logo. Ang logo ng kotseng Subaru ay yan, Pleiades. Kasi ang Japanese, ang tawag ng mga Hapon sa Pleiades ay Subaru. Oh. Kaya yan nakalagay sa kanilang ano, sa kanilang kotse. Sir, may trivia ako tungkol sa Subaru na yan, na logo. Bilangin nila kung ilang stars. At sagutin nila tayo, 7 ba o hindi 7? Ano kaya? Okay, may challenge, Sir Anthony. Bilangin nyo daw yung stars na nakikita dyan. At 7 nga ba o ilan? Yan. At tapos, kayo nang sumagot sa tanong na kung bakit. Pwede nyo nang i-google yan. Mm-hmm. Okay. So salamat kay Aloy the Bakud Galangan. Sabi naman ni Ralph Zantino Manzano Bawa, is it true po na mas matanda po ang tubig po natin sa sun po? Mas matanda daw ba ang tubig natin kaysa sun? Mahirap sagutin ng tanong na yan, no? Kasi ang daming tubig. Saka aning tubig. Pero kung yung tubig na yon ay nanggaling sa material na ginamit sa early formation ng solar system, pero paano ba makakarating sa atin yung tubig na yon? Siguro kung galing siya sa comet, at sometime long ago ay nakarating sa Earth. Kung yung comet na yon ay nag-exist bago pa nag-exist ang sun, ang sagot ay oo, mas matanda. Pero kung na-form siya after na, di mas bata. So mahirap sagutin, pero at least alam natin kung paano sasagutin yung tanong. Okay. Okay, mahirap daw ano, Ralph, mahirap sagutin ano. So hindi kaya ng powers namin. O pero merong ano, may rough na sagot si Sir Anthony. Sir Anthony, may paalala sa atin. Ifo-forward ko lang yung PowerPoint natin, tapos iiwanan natin si Pleiades. Titingin na tayo sa Mars. Okay sir, i-set up ko na for Mars viewing. Okay, sige. Okay, so magpapaalam na tayo kay Pleiades. Nakita natin si Pleiades. It's a star cluster. Okay. At let's go back to our PowerPoint. Tapos so nakita na natin si Pleiades. So ang Pleiades, nakita niyo yan, no, para siyang rosary na maliit, no? Yan yung Pleiades. Pero hindi yan yung Little Dipper. Okay, alam nyo na yon. Okay, next slide please. Eto, okay. So we're done with this slide. So let's go, let's move to the next slide. Uy! Okay, planet Mars na tayo. So, pagkakasin ko lang itong ating, itong caption natin. Mars is the fourth planet from the sun. Pang-apat na planeta mula sa araw. It has a very thin atmosphere made of carbon, dioxide, nitrogen, and argon. Naku, hindi tayo mabubuhay sa Mars. Walang oxygen, ano? Carbon dioxide, nitrogen, at argon. Ano meron? It has water ice caps. Merong yelo, na at ang yelo na yon ay tubig, no? Tubig na yelo, no? Kasi, bakit natin sinabi yelo? Kasi may mga yelo na hindi tubig, yelo na gawa sa na ibang substance, no? So hindi lang tubig ang nagyayelo, may ibang mga substances na nagiging yelo din. Pero sa north part ng Mars at yung south part, ayan nakikita niyo sa picture na to, no? Pag tingnan niyo yung picture na to, mukhang orange ang ang Mars, no? Dahil maraming iron doon at parang kalawang 'yan, ano? So, yung top part, yung northern part, saka yung bottom part, yung southern part,
puti, no, may puti na parang kaulapan, no, yellow yan, no, yellow, tubig na naging yellow. So merong north ice cap at saka merong south ice cap o northern ice cap and southern ice cap. So scientists are sending probes to Mars to find out if in the past it has supported ancient life, no? So nagpapadala ng mga ano ng mga scientist ng probe, no, sa Mars para malaman kung nagkaroon ba ng buhay doon, ano? So yung buhay na yon pwedeng kahit na ano, mga microbio ganyan, mga microorganisms, no, yung mga nilalang, no, mga buhay na nakikita lang under the microscope, no. So yan, pinoprobe natin yan. Mm-hmm. Ganyan ang itsura ng Mars, no. The surface of Mars is rocky, mabato, and reddish in color, no, mapula, no. The red hue is due to the presence of rust, no, dahil sa kalawang, no. Or sa chemistry, yung term ay oxidation, no? Nagkakaroon ng oxidation, ano? Ay, pero paano siya na-oxidize eh wala ngang oxygen? Hmm, magandang tanong yun. Nahi-nahi na tawag doon, hindi ko naisip yun, ha? Bakit siya na-oxidize eh wala siyang, ano? Wala siyang oxygen. Magandang, aaraling ko nga yun. As seen from Earth, Mars looks like a red star. Okay, tignan natin yung susunod na slide. Let's look at the next slide, please. Yan, Mars Exploration, mission name Mars 2020. No? So last year, noong mga July last year, nagpadala ang NASA ng spacecraft papuntang Mars. At nakikita nyo sa picture na to, merong isang parang, ano ba tawag dyan? O, ang tawag dyan ay rover. Yan, rover. At meron siyang anim na gulong. No? Tapos meron siyang mga equipment o instruments, no, sa gitna, ano? Meron siyang mga cameras at meron siyang mga mini stations ganyan na nagme-measure ng weather, kunyari temperature o humidity o atmospheric pressure o winds ganyan, mga ihip ng hangin. Yeah. Meron silang mga mini weather station diyan. Meron silang mga parang mini laboratory dyan na nakakabit na susubukan niyang kunin yung carbon dioxide from the Martian atmosphere, tapos susubukan niyang gawing oxygen. Nang sa ganun ay pag nagpunta ang tao doon ay pwedeng may mahihinga ang tao, no? Yan, meron din diyang mini lab na nakalagay dyan, no? At ang tawag ng rover na yan, nakikita niyan, rover name Perseverance. Ganda ng pangalan niya, Perseverance, no? May mga nauna ng rover na ganyan na pinadala doon sa Mars, no? Si Spirit, yun, si rover na ang pangalan ay Spirit, si Opportunity, may rover na Opportunity, si Curiosity, gaganda ng pangalan eh, no? Spirit, parang ano, yun yung lakas ng loob, no? Na hindi spirit na spirito kundi yung lakas ng loob, no? Oo. That's your an essential spirit, no? Parang yung isa ay ano, no, opportunity, no, pagkakataon. Yung isa ay curiosity, no, paging mapagtanong, no, paging mapag-imbestiga, no, and yan. Tapos ngayon ay perseverance, no. Ano bang perseverance sa Pilipino? Parang nako, alam niyo naman siguro na yan, ano. Hindi ako masyadong magaling sa ano. So ang main job ay to seek signs of ancient life and collect rock and soil samples for possible return to Earth. So umalis siya noong July 30 last year at naglanding siya dito sa kaninang February 19, no, dito sa oras sa Pilipinas kaninang mga alas 5. Actually nakita ko yung nag-alarm ako kanina, Sir Anthony, ng alas 3 gumising ako kasi sa Amerika ay mga alas 11 ng madaling araw ng February 18. Kasi advance ang oras natin dito. February 19 na dito, February 18 pa lang doon, ano? So, pero nag-alarm ako kaninang madaling araw tapos pinanood ko ng television na program nila na ito na, paparating na yung Perseverance, tapos dumating na nga sa Mars at nag-send ng unang mga pictures. Mga dalawa yata yung sinend galing doon, ano?
So naglanding sa Jezero crater sa Mars, no, Jezero crater. Oh, at magtatagal siya doon ng 687 Earth days. No, so matagal 'yon, ano? Parang dalawang isang taon sa Earth ay 687 days. Ah, paano ko ba sabihin 'to? Ang isang taon sa Mars ay 687 days sa Earth. Eh di ba alam niyo 365 days lang ang isang taon natin? So halos doble ang haba ng taon sa Mars. So kung gaano kahaba ang taon natin, halos doble yung taon sa Mars, no? Kaya kung mag-birthday ka sa Mars, bae, matagal ka tumanda, no? Oo. Kasi ano, mag-birthday ka eh parang every 2 Earth years, no? Anyway, let's look at the next slide. Tingnan natin yung next slide. Eto, kauna-unahang pagkakataon, merong nakasakay na maliit na helicopter doon sa rover na Perseverance. Ang pangalan ng helicopter na to, binigyan nila ng pangalan, Ingenuity. No? Ingenuity, no? Parang kagalingan, ano? Ingenious. Hmm. Nasa ilalim yata yan ng ano eh, ng Perseverance, so siguro lalabas 'yon tapos papaliparin nila, no? It will be launched from the probe to help find targets of interest in Mars. So bawat papalipad, it is designed to fly 3 to 5 meters above the ground. So 5 metro ang taas niya, no? Parang mas mataas kesa one story na house, ano? Tapos at 90 seconds per flight, no? 90 seconds, so parang 1 minute and a half, no? So lilipad si ano, si Ingenuity. So isang minuto at kalahati. Tapos titignan niya yung paligid na ganyan. Oo. Tapos i-relay niya kay Perseverance para alam ni Perseverance saan siya pupunta, saan iiwas, etc. No? Nakikita niyo dito sa picture na to, may dalawang propeller ba ang tawag diyan, no? Basta may dalawang lang natin propeller. Rotor. It's Mario Joseph. Hindi ako marunong, pasensya na kayo. So may dalawang rotor, no, na umiikot, no, one on top of the other. Tapos doon sa taas parang may rectangular doon na ano na metal. Ano 'yan? Solar panel, no? Kasi kukunin niya yung liwanag ng araw, paggagawin niyang electricity para pupunta doon sa battery. Kasi yung battery 'yun ang magpapaandar doon sa rotors, ano, para makalipad. Pero siyempre dahil maliit lang yung solar panel, kukonti lang yung ano, maliit lang din yung battery, kaya maiksi lang yung lipad, no? 90 seconds lang. O tama na, parang mag-charge na tayo ulit. 90 seconds lang, o tama na, mag-charge tayo ulit. Ganyan. So, the best, ang galing, no? Pag nangyari yan, makikita natin sa news. Okay, next slide please. Ah, eto, mamaya na natin tatanungin ito, no? Eto yung aming, ano, yung sa inyo eh. Would you volunteer to go on a one-way trip to Mars? Kasi iniisip nila, sooner or later, may pupuntang mga tao sa Mars, no? Eh kayo ba? Gusto nyo bang mag-volunteer na magdat one-way trip ito, ha? Magpapalikan, magdating nyo dun eh, dun na kayo titira. Oo, tapos eh, dun na kayo mamamatay, ano? Dun na kayo ililibing. Payag ba kayo? Sabihin nyo yung mga pangalan, a little bit about yourself. Can you explain why you would want to go? Or why not? Or why would you not want to go on a one-way trip to Mars? Meron po ba tayo? Sir Jones? Ready na tayo sa Mars View? Okay. Ladies and gentlemen, sabi ni Sir Anthony, ready na raw sa Mars View. So, go ahead, Sir Anthony. Ayan. Nabanggit nyo kanina, sir, kung kailan nilaunch yung probe. Bandang anong month yun? Bandang July. Yun kasi yung time na halos magkalapit ang Earth sa Mars. So, nag-take advantage sila ng instance na yun. Kaya habang papalapit yung Earth sa kayong Mars, sa kanilang dalawa, ay nagbato tayo ng rope. At yun yung time na pinakamaganda sa tingin ng picture. Kasi lapit eh. Hmm. Pero ngayon, ay hindi naman kaganda ang circumstances. Kaya instead na may features tayong makikita, parang bilog na lang na medyo orange ang nakikita ng telescope. Kung mas maganda sana ang circumstances, like
naka close approach, closest approach ang Mars, nangyayari yun every 2 years. Magantay tayo ng mga another 2 years simula last year. So mas lalapit na naman ang Mars saka ang Earth sa ito. Pwede nating i-live view yung atin na yun at mas maganda kita natin. So for now, sa limit ng telescope na meron tayo, bilog lang ang pwede natin. Oops, sorry, nagalaw. Tinama ako ng tripod. Okay. So yan, object. At least alam natin na hindi siya square or some other irregular shape, no? Alam natin na spherical siya. Okay, so ipapaliwanag ko lang yung sinabi ni Sir Anthony. So dahil yung the Earth goes around the Sun, Mars also goes around the Sun. So ibig sabihin, kung gumagalaw sila lagi, ay nagpapalit-palit yung distance natin sa pagitan natin. Nagpapalit yung distance sa pagitan ng Mars at saka ng Earth. So, ngayon, sa gabing ito at sa panahong ito, yung distance natin ay hindi ganun kalapit. No? Kaya, yung telescope natin, hindi niya maipakita yung mga features na merong puti sa taas at baba na nagpapakita ng ice caps, no? O kaya meron pang mga ibang feature, mahirap nating makita kasi yung distansya ng Moon at saka, ay ng Earth at saka Mars ay hindi at closest distance. So there is a time na yung kulay. Oh, yung kulay orange, yellow orange o orange yellow. Tapos may konting puti. Sa right side. Okay. Apo. Ano ba 'yon? Ice cap ba 'yon? Ice cap 'yun, sir. Ah, okay. Eh pero gumagalaw kasi. Mahangin, sir, eh. Oh. Konting hangin lang eh naaalog. Naka-zoom in kasi tayo. Okay, tama. Okay. 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 So dear readers, if you look at the mahangin sa Bacoor, so pasensya na kayo, no? But if you look at this at Mars, nakikita niyo na yellowish yung kaliwa pero yung kanan ay whitish. Yung part na yon ay ice cap, no? Yellow, tubig na naging yellow, no? Tubig na naging yellow. Kaya naman ang mga scientist ay nagtatanong kung meron bang life dati sa Mars? Kasi kung yung planeta mo ay may tubig, may probability na baka nagkaroon ng life. Kasi ang life ay magagamit niya yung tubig na yon. Okay, so yan yung ano. So baka disappointed kayo, ano? Ganyan talaga ang astronomy, no? Hindi laging maganda ang situation. Ano yung hindi maganda ngayon? Number one, humahangin. So sana hindi humahangin. Number two, hindi ganun kalapit ang Mars sa Earth. Bakit? Kasi gumagalaw ang Mars at saka Earth. So hindi tayo natapat sa araw kung saan malapit sila sa isa't isa. Kung malapit sila sa isa't isa, mas malaki pa dyan ang makikita natin at makikita natin yung mga ibang features. As of now, dalawa lang ang nakikita natin o tatlo. Number one, nakikita natin na bilog, na. So alam natin na it's a planetary body. Number two, meron siyang kulay na yellowish, no? So yun yung kulay ng surface ng Mars at yung kanyang atmosphere din, ano, na manipis nga lang. At number three, may kulay puti on one side. At yun ay yung tubig na naging yellow o ice cap, no? Naku, nawala na yung telescope view ni Sir Anthony. So talagang just kung saglit. Mahangin, ano? Oo. Naku, napakahirap nitong tanong ni Jibril Harris, no? Si Jib, how do scientists measure the distances of galaxies po? Actually medyo mahirap sagutin ito at mahaba yung sagot ng tanong mo, Jibril, kaya pasensya ka na, no? Baka sa ibang pagkakataon natin sasagutin 'yan, ano? Dense Christian Rodil. Did Mars have an ocean? Nagkaroon daw ba ng karagatan ang Mars?
Well, hindi natin alam kung nagkaroon ng karagatan, pero ang sabi ng mga scientist, merong ebidensya na meron daw tubig dati doon at nakakakita sila ng mga daanan ng ilog dati, nakakakita sila ng lawa o lakes. So, merong mga bodies of water. Meron daw mga bodies of water dati dahil nakita nila yung iniwan ng bodies of water na mga features on the surface of the planet. No? Thank you, Dens Christian Rodil. James De La Cruz, if my eyes are Mars, it means na water siya before? Oo, may tubig doon dati. You're correct, James. Saan po galing yung molecules and change of temperature? Ah, galing din yung sa ano, kasi lahat ng planeta ay galing sa isang nebula dati. Tapos yung nebula na yun, yun yung pinanggalingan ng sun at saka yung planets. So, lahat ng mga planeta ay ano din, ano? Merong ding molecules na pwedeng maging water, no? So, kaya may mga ices, no? May mga yellow sa iba, sari-sari. Yun nga lang, yung mga malapit sa sun, eh baka nawala na yung yellow na yun dahil medyo mainit, no? Yung sa malayo sa sun, nandun pa rin yung yellow na yun, ano? Yun, so, mahina yata yung, bakit ba walang atmosphere yung ano, yung Mars? Mahina yata yung gravity niya, hindi niya mahawakan yung atmosphere niya, kaya natangay yung ano, no, due to solar wind at kung anumang ano, natatangay yung atmosphere, natatanggal. Thank you, James, for your question. Si Christian Tabernilla Quadra. Paano po nila na-differentiate yung mga planets from dwarf planets? Gaano po dapat kalaki para maging planet? Ah, so Christian Tabernilla Quadra, maganda yung tanong mo. Kasi ang tanong mo, ang sagot niyan ay, ano ba ang tinatawag na planet? No? So merong... Ah, may tanong si Ma'am Ivy, no? Kailangan may i-type natin para ano, para mabasa natin, no, mabilis na wala. Pero ang planet kasi, Christian Tabernilla Quadra, ay may tatlong ano, no, may tatlong characteristic para tawaging planet ang isang object. Una, dapat ay umiikot siya around the sun. It must orbit around the sun. Number two, dapat yung gravity niya ay dapat yung mass niya, yung dami ng matter ay umaabot sa amount para magkaroon na para yung gravity niya ay malakas para magkaroon siya ng bilog, maging sphere ang kanyang shape. Kasi pag kukonti yung mass, hindi siya yung gravitational attraction ay kukonti din, eh hindi siya maging bilog. Pero kung yung mass ay marami beyond a certain point, yung gravitational attraction ay malakas, kaya nagiging bilog yung object. So yun yung pangalawa. Yung pangatlo ay dapat ay malinis yung orbit niya, no? Yung orbit niya ay wala dapat mga tipak-tipak lang bato na nakakalat diyan, ano? Yung Pluto ay it goes around the sun. Its shape is round, so the gravity is okay. O, pero yung kanyang orbit ay madumi. So kaya na-reclassify siya. So instead na planet, tinawag na siyang dwarf planet, no? Pero hindi siya tinawag na dwarf planet dahil maliit siya, no? Tinawag siyang dwarf, although I'm not very sure, no? Actually, nakakalito yung word na dwarf planet kasi parang planet na maliit. Pero actually, hindi na siya tinatawag na planet, no? Hindi na siya planet. It's called something else, no? Unfortunately, yung mga scientist, ang ginamit nila ay term ay dwarf planet, which is so confusing, no? Mm-hmm. Pero hindi yung size ang dahilan kung bakit mo tatawaging planet, kundi it has to go around the sun, it has to have a round shape, meaning to say the matter, the amount of matter is enough to have a gravitational attraction that will make it round, and three, the orbit should be clean or relatively clean of space debris. So yun yung dahilan. Thank you, Christian. Macy Andrea Osenya, posible po ba talaga ang life sa Mars? Macy Andrea Osenya, yan ang gustong sagutin ng NASA. Kaya nagpadala sila ng Perseverance na rover para makita kung merong signs
na merong life. Ang kanilang assumption is that may tubig kasi doon dati. So kung may tubig, posible na nagkaroon. So hanapin natin at yun yung hinahanap nila ngayon. So sana masasagot yan, no? Within 600 plus Earth days, no? Kasi yun yung ano. Right. May tanong si Miss Ivy, anong parang meron siyang tanong kanina pero hindi ko na catch lahat yung ano tanong niya eh, no? Baka pwede nating siyang, ayan, nakikita niyo ulit yung Mars ngayon, ano? Baka disappointed kayo, no? Parang, ah, bakit ganito ang liit niya? Parang ganyan. O kaya, wala akong makitang feature, no? Oo. Pero ganun ng, ano, parang, yun yung circumstances, yun yung condition ngayon, kaya ganyan ang nakikita natin. Hindi siya malapit sa Earth, oo. So, hindi natin makita yung mga features niya, no? So, but, oh, this is what Mars looks like from afar. Oo. Si Ma'am Kate. Si Ma'am Ivy. Ma'am Ivy. Nasaan ba si Ma'am Ivy? Palabasin natin si Ma'am Ivy at kausapin natin. Meron siyang tanong. Okay. Yes, Ma'am Celia, we are ready with the formal Q&A. We are ready with the formal Q&A. Please. So, yun na po yung ating, ano, no? Yun na po yung ating PowerPoint presentation. So, pwede na tayong mag Q&A. Although ano, yung mga Q&A natin na ano natatanggap natin ay binabasa natin at sinasagot natin, ano? Ayan, yan si Ma'am Ivy. Yan, hello Sir June. Hi, Anthony. Hi, hello, hello. Nakakatuwa yung ano no, yung coverage ni Anthony dun sa telescope. Parang ngayon ko lang siya nakita ng ganun kaliwanag. So yung tuwa-tuwa, ah, sabi ko, sir, so si Biel ko sinagot niya, so nawala na siya dito. So, sir, ang ganda-ganda, no? Napaka-vivid ng mga putok. So, sobra, parang, kasi di ba nag-stargazing tayo, so parang namimiss ko yung stargazing natin sa iba't ibang school. Sir, so, parang ganda to. So, parang, wow, so, yun. Meron akong nabasa sa kanina kasi pinanood ko rin yung sa NASA. Sabi niya, ang description ito, heaviest, biggest, and cleanest. Ano ibig sabihin ng cleanest? Parang bahay, parang gano'n. Hindi kita masasagot dun sa cleanest na yon kasi ngayon ko lang narinig yung sinabi mo. Yung biggest, dahil siya yung may pinakamaraming instrument na nilagay nila, no? Oo. Kasi nilagay ng maliit na car daw eh. So marami silang nilagay talaga na napakaraming modules ang pinagdikit-dikit nila na iba-iba ang tinatrabaho nun. May weather station, may taga-convert ng carbon dioxide at marami pang iba, hindi ko na nabasa yung iba. Yung so largest, heaviest, no? Pero yung cleanest, hindi ko alam kung bakit nila sinabing clean, ano? Magandang tanong yan, pero unfortunately, hindi kita masasagot. Parang, tignan natin, ano? Cleanness. Ang parang, ano, yun pa yung, ano, yung accurate yung land, yung di ba may entry, may descent, saka landing, yun ba yun? Yung linis nung pag-land niya, ay hindi ko alam. Parang, ano ba yung ibig sabihin, no? Yung entry, descent at ano, ang tawag doon. Ang tawag nila doon ay EDL, ano? Entry, papasok na siya sa atmosphere ng ano, atmosphere Mars. Ng Mars. O entry. Yung entry na 'yon, kailangan ay yung heat shield ay nakailalim kasi tatama yung spacecraft, tatama siya dun sa atmosphere, eh yung friction ay, ano, kikis-kis yung ano, atmosphere doon sa spacecraft, iinit yun, no? Iinit siya dahil sa friction of the atmosphere. So yung heat shield, yan, yun yung sa entry. Tapos, pag nakapasok na siya, so pagpapasok na siya, pag medyo malapit na siyang ganyan, magde-deploy yung parachute. Ganyan, magpa-deploy. May malaking parachute na ganyan. Matatanggal na yung heat shield. Parachute na siya. Yun yung descent. No? Oo. Tapos, pag nung descent na ganyan, medyo pag malapit na siyang ganyan,
matatanggal yung ilalim, may camera siya, kinakamera niya yung ano, yung surface ng Mars, tapos i-compare niya doon sa kanyang onboard map na merong in-store na map doon eh, parang oh, ito bang nakikita natin dito? Nandito pa sa ating ano, na sa storage, parang oh, yan 'yun. Oh, parang ganyan. So, yun, first time na ginamit yung ano na 'yon, yung algorithm na 'yon, yung ano program na 'yon. Tapos oh, diyan nga. Oo. Tapos malapit nang ganyan. Pag malapit na mga 20 meters na lang yata ng ganyan, kakawala si rover, yung ano, kakawala si cover, si rover, si Perseverance. May crane ang tawag nila, sky crane, no? Merong cable o okay, may kable na pababa ganyan. Hihiwalay siyang ganyan. Tapos maglalaan. Tapos mapuputol ito, lilipad yan, tapos mahuhulog sa ibang lugar. Tapos yan, nakalanding na si, ano, si Perseverance. So yun yung entry, descent, at saka landing. Na 7 minutes yun, at ang tawag nila doon is 7 minutes of terror. Kasi ang tawag maaaring mangyari dahil walang nagda-drive. Walang nagda-drive doon, so automatic lahat yun. So ang galing-galing ni Perseverance. Oo, nagawa niya lahat yon. Wow yon. Pero siyempre, nung dumating siya, nung nag-landing, ano, eh, ang layo ng Mars, no? It takes 11 minutes for Mars to reach the Earth. No? So 11 minutes, no? Nag-signal na nakarating na ako. No? Ako, eh hindi pa natin kagad nalalaman yon. Umaandar pa, 1 minute, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes. Hanggang pagdating ng 11, tumama na. Tumama, sir. Ay, oh, nakarating na raw siya. Yay! Oh, pero di na. Nung nag-yay na yung mga nasa scientist, 11 minutes. Yun. Oh, nakalanding na siya 11 minutes ago. Because it takes time for the signal to arrive from Mars. No? It's so far away na kahit na sa at the speed of light, no, sa bilis ng liwanag, it 11 minutes pa ang kailangan mo bago siya makarating dito. Okay. Puro nung nag-yay, doon naman nakakuha na ng picture ng ano, no, nung crater. Tumuha siya ng picture na ganyan. Tapos na ano, ang ginanda nun, yung sun, pang nasa likod ng Perseverance. Kaya nung kumuha siya ng picture, nakita yung shadow niya on the ground. Kaya pala. Parang na-picturean din niya yung sarili niya kasi picturean niya kami niya. Yung shadow niya. Tama. We are still having. Sir Jun, magandang gabi. Magandang gabi. Mam Ivy. Hi, Anthony. Tinata ko yung tanong nyo. Sasagutin ko kung bakit ito tinawag na cleanest. Oh, bakit? Ba? Kasi kung ang goal nila ay masabi na may ancient life dun sa samples na nakita ng rover, eh kailangan patunayan muna nila na walang dalang mikrobyo kahit ano pang mga. Ang galing! Super cleanest! Kaya sige, ito siya ang pinakamalinis na rover para kung makukuha man ka na chance na galing dito yun. In other words, ang sinasabi mo, Sir Anthony, ay kailangan walang contamination para masabi mo na totoong itong sample na to na may life galing talaga dito. Baka mamaya galing sa Earth yun, dinala doon, tapos yun, may life dito, galing pala sa atin yun. Napakagandang tanong nun, Mama Ivy, kasi kung ang mission niya nga ay maghanap ng life, eh kung may dala-dala siyang mikrobyo doon, eh, galing dahil, mikrobyo na galing dito. Kung takot niya, madetik niya yun. Eh, mahirap sabihin, kaya kailangan nilang patunayan na para magawa yun, kailangan clean yung padadala. Ganda, ganda. Kaya ibig sabihin nung cleanest, ay matanong ko nga itong dalawang to, sabi ko kaninang madaling ataw. Oh, gising na gising ka ka ni sir. Buti na lang, tinanong ni Mama Ivy, buti na lang. Oh, at buti na lang, alam ni Sir Anthony ang sagot, dahil hindi ko alam ang sagot. At nalaman natin ngayon, hindi pa nalaman natin. Yung pala yung okay, ibig sabihin. Tama. And that makes sense, right? That makes sense. Para kang may laboratory, so para masabi mo na you discovered something, that laboratory has to be very clean, right? Eh, but this laboratory ay nagaling sa Earth, you're going to put it on Mars. So again, dapat it's so antiseptic, it's so clinically clean, yan, it's so hospital clean, it's so operating room clean.
Oo. Parang pagdating doon, oo, pagdating doon ay talagang pag may nakuha siyang soil, tapos na, pero yung soil na yun, iuwi pa nila dito yun eh. Kasi parang yung soil, parang pupunta na kukunin niya, kasi store niya muna. Tapos may magpapadala pa yung NASA ng dalawa pang mission. Tama, sir. Oo, aakyat yung na-store na yun, parang aakyat na ganyan, tapos kukunin ng isa pa. Tapos iuwi pa, parang ganun. Fantastic itong ano na to, mission na to. May taga-sundo, no? May taga-sundo. May sundo, may sundo. Kukuha ng ano. Ay, nako, parang exciting. Parang ako na yata na-excite, hindi rin yung mga audience natin. Sabi ng Ma'am Sel, akala ko may question and answer tayo. Parang may question and answer yata tayo, Ma'am Sel. Eto, totoo po na may microorganisms na life sa Venus? Naku, Sir Anthony, sagutin mo yun. May microorganisms ba na life sa Venus? Kung mayroon man, ay hindi pa natin nadidiscover eh. Kasi kung nadiscover na natin yun, eh, ba't hindi pa natin nabalitaan? So, ano ang chance na meron? Sa Venus. Tama ba ang tanong? Ang Venus ay mapanginit niyan, no? Dahil sa greenhouse gases niya, naiipon ng naiipon yung init doon. At ang temperature niyan ay kayang tumunaw ng lead o tingga. So, ganyan siya kainin. Kung sa tingin mo ay may organism kayang survive ng ganung extreme temperature, and meron ding component yung pressure, malakas ang pressure doon. Kung patingin mo may ganung organism, perhaps, hindi natin masabi eh. Ngayon, dahil hindi naman natin pinuntahan para tignan. Pero, very likely, kung okay. Meron man, hindi natin pa sa ating mga probe na pinadala. Okay, so ang sagot ni Sir Etienne ay kung may organism na kayang tiisin ang init na nakakatunaw ng tingga, lead, at kaya niya tiisin yung pressure na pagkalakas-lakas, edi meron, no? Pero unlikely daw. Oh, unlikely. Ubod ng init, ang lakas ng ano. In fact, nung nagpadala ang Russia, nagpadala sila ng lander doon. Pagdating doon sa Venus, parang hindi ko ilang minuto o ilang oras lang eh, mamaya tumigil na siyang mag-transmit ng data. O, alam mo na, sira na yun. Ayun, no? Sa sobrang init. Harsh ang environment sa Venus. Harsh. Ang environment ay harsh. Ang susunod na stargazing, sir, Venus naman ang ating i-feature. Kaya yung mga nanonood sa atin ngayon ay abang-abang lang kayo ng mga schedule ng virtual stargazing. Magpapakita ba tayo ng Venus? Eh, di ba sa umaga sa labas ngayon? Kung willing silang gumising ng madaling araw, why not? Titignan natin. Palagay ko magiging audience natin si Biel lang. Tama. Maga nagigising si Biel. Abangan natin na evening star siya para makuhanin natin. Oh, palipatin muna natin sa ano, sa west to oh, para ano sa hapon. Oh, pero we need to wrap up now, sabi ni ano, oh, pwede daw bang makita yung triangle view ng tatlong objects? Kaya daw bang ipakita yun, Sir Anthony? Sa camera natin, mahirap. So, titignan na lang nila. I-flash natin yung map. Baka pwedeng sila yung mismo ang tumingin. Tanungin natin ang ating audience kung hindi ba nakakita. Tignan natin. Okay. So, ang sabi ni Sir Anthony ay hindi kaya ng setup na pagkasyahin lahat yung mga objects na yun sa telescope. Kasi sa katunayan, ang tinitignan ng telescope ay tigi-isa, no? Oo. Hindi siya ikira makakuha ng wide angle. At kung makakita mo ng kung wide angle man, ay baka tagpi-tagpi na composite pictures yun, ano? Oo. So, or special yun na equipment, no? Na parang wide angle talaga. Anyway, yung setup natin, hindi niya kayang silipin yung tatlong objects na yun na makita. Ang sabay-sabay. Nasabay-sabay, no? Ang pinakamaganda ay pag nag-wrap up po tayo, lalabas kayo, hanapin nyo ang buwan, malapit po na reddish na tuldok, yun ang Mars, malapit po maliit na kumpul ng mga stars, bibilangin nyo 6 yun ang Pleiades, at yun yung celestial grouping ninyo. At bukas, gawin nyo ulit yon para makita
paano sila gumagalaw, no? Ang Mars ay lumalapit ng konti sa Pleiades, ang buwan ay lumalayo na ng mas mabilis, and so on and so forth. So we will become comfortable with the looking at the sky and identifying the object there for everybody to enjoy, okay, and reflect on, no? Maraming salamat, Sir Jun, Sir Anthony, at saka Miss Ivy. Wow! I'm sure marami tayong natutunan, ano? Sel, thank you. Yeah. Thank you so much. Yes, we would like to take this opportunity to thank our resource speakers for tonight. Again, no, yung buong High School Earth Science Group ng UP NISMED ay nandito sa atin, no? Ang daming natutunan, kitang-kita sa mga comments din, ano? Meron pala yung buong mga klase sila, no? Katulad nung nasa Muntinlupa National High School, buong klase sila na sumali dito, no? And I think ang dami-dami nga talagang mga estudyante na nandito ngayon at nagtatagpo sila ng mga kaklase nila, no? Again, maraming salamat sa ating tatlong resource speakers ngayon. Si Sir Jun O, si Sir Anthony, si Welcome po. And we welcome again to our session dito sa KaSaMa Teachers Webinars sa Liman Ivy na kasama din nila sa High School Arts Science Group. Would like to thank everyone who stayed on. Grabe, ang dami natin today. Dati, ang dami nating natutunan nung una nating virtual stargazing. Ngayon, parang mas madami pa, no? Oo, at tuloy-tuloy ito, baka magkakaroon nga tayo ng monthly virtual stargazing session guided ulit. Sa next month, meron tayo. The month after, sa May, sa April, meron din tayo. Sa May, meron tayo yata focusing on the eclipse. Lunar eclipse ba? Tama po. I-stream natin ang eclipse. Oo. So, isa-isa po natin, yung mga naka-focus na mga topics, major topics sa astronomy strand ng Earth and Space na domain, no, sa curriculum. Buwan-buwan, meron po tayong tututukan, no? So, ngayon yata, ang coverage natin ng Moon, Mars, at saka ng Star Cluster, ay ito yung mga nandun sa grade 5 at saka grade 9, no, na MELCs. So, yun, take advantage ko rin po yun. At saka yung Moon yata nasa grade 7 din. Uh-oh. Yun. Mike? We will be asking our wrap-up question, especially para dun sa ating mga participants na mga science teachers. Sige po, Ma'am Kate, ipakita na po natin ang ating wrap-up question para sa mga participants natin. Have you developed any teaching learning material on an astronomy topic? Ibahagi niyo, pakibahagi po ang mga teaching learning materials na ito sa kasamateachers.ph. Yes, meron po tayong itatapos din na link, no? So punta kayo sa kasamateachers.ph. Nandun na po, nakahanda na po yung discussion topic doon. Sumagot po kayo doon at let us know kung ano-ano po yung mga nagawa na ninyo, no, na mga teaching and learning materials. Meron ba kayong video na nabuo? May compilation ba kayo ng mga photographs, images? Meron ba kayong mga slides, PowerPoint presentations na ang laman ay any topic on the astronomy strand, no? Let us know po at titignan po natin, no? Magshishare-share po tayo sa ibang mga teachers. And if you want also to enhance those materials that you have developed through help from other members of the KaSaMa Teachers Community, please don't hesitate to let us know. Yun, no? So, ito po, isang napakagandang pagkakataon, no, na connecta natin itong mga pinag-aaralan natin dito sa ginagawa natin sa classroom, either as teachers or as students. Okay, so tama, siguro, Ma'am Sel, no? Oh, mabilisan lang, pwede magsulat sila, mag-type sila dyan sa comments sa pod natin. If they have developed any
instructional material on any topic in astronomy, no, let us know dyan. Kahit po sa ating comments pod ngayon, type nyo lang po dyan, no? And then we will get in touch with you so we can put together, no, lahat ng mga resources na pwede din natin idagdag pa dito sa ating mga stargazing session videos for all teachers to use. Okay, Ma'am Giselle, no? Kung sila po ay teacher ng science or mathematics at hindi pa po sila bahagi ng ating community sa KaSaMa Teachers, naanyayahan po natin sila, ano, na mag-join na po, mag-sign up. Libre po ang pagsa-sign up. Yes, and we also have a feedback form that we would like to request everyone to please fill up. Let us know how this session has been of value to you. Ipa-flash po, ilalagay po namin sa Facebook, sa comments po, yung link. Please find time, no, to reply to the evaluation form. John, can you help us with the link, please? Doon na rin sa ating Facebook page. While we're doing that, Ma'am Sel, pasalamatan po natin muli ang ating magigiting ng mga resource speakers mula sa High School Earth Science Group ng UP NISMED, sina Sir Jun O, si Sir Anthony, at saka si Miss Ivy. Maraming salamat po sa inyo. At syempre, maraming salamat po sa bawat isa sa inyo po na nakibahagi sa activity po natin ngayong gabing ito sa ating virtual stargazing activity. Maraming salamat po sa inyo. Mga KaSaMa, we value your feedback to help us improve our webinar series. Kung nakikita nyo na po yung link ng evaluation na nakapin sa comment section ng ating Facebook page, pakisagutan po ang quick survey na ito. Maraming salamat po sa inyo. On behalf of UP NISMED and the Gokongwei Brothers Foundation, as well as the KaSaMa Teachers Community, we would like to thank everyone for participating in our session tonight. Please keep safe and stay healthy, mga KaSaMa. Wear your mask, wash your hands, and wash your distance. And don't stay in a place longer than 30 minutes. In closed places, longer than 30 minutes. See you all again in our next webinar next month, and keep safe. Okay, see you all, everyone, in our next webinar session. Keep safe po. Maraming salamat po sa inyo. Keep safe. Maraming salamat po.